What? Gulat na bulala si Diego pagkatapos marinig ang ibinalita sa kanya ng kababata niyang si Annalyn. Nasa kalagitnaan sa kanina ng meeting ng mga may-ari ng The Hive, isang music cum sports bar na kinabibilangan niya, na mag-vibrate ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon at nakita niya sa caller ID na si Annalyn ang tumatawag. Mabilis siya nag-excuse sa mga kaibigan niya upang sagutin iyon. Sabay silang lumaki ni Annalyn sa isang lugar sa Imus, Cavite. Iisa rin ang pinasukan nilang paaralan hanggang high school. Naayon-layo lamang siya rito na maghiwalay ang parents niya at pinili niyang sumama sa kanyang ina na lumipat ng tirahan sa Maynila. Si Annalyn lamang ang kaibigan niyang babae at sa lahat ng mga babaeng naling sa kanya, ito ang hindi talaga niya nakadate. Okay, tinangka niya talaga ang date pero nabokya siya. Hanggang friendship lamang daw ang kaya ibigay nito sa kanya. Nakikinig ka ba sa lahat ng sinasabi ko, Diego? Tanong ni Annalyn. Pero kailan lang kayo naging mag-on? Bulalas niya. Kailan lang ba siya nito tinawagan at pinalitang boyfriend na nito ang kalalaking steady nito ng ilang linggo lamang? And now she was getting married to that man 2 months from now? Ni hindi pa niya nakikilalang fiancé nito. Ni wala siyang alam tungkol dito. Mabait ba yun? Mas gwapo ba yun sa kanya? Maano ba? We have a lifetime to know each other, di ba? Natahimik ulit sa Diego. Ayaw man niyang aminin, ngunit may parang masakit sa kanyang kalooban sa natanggap na balitang yon. Ano ang meron sa lalaki na pakakasalan agad to ni Annalyn? What's his name again? It's Luther. Luther Capistrano. Ni hindi mo pa siya naipapakilala sa akin ng personal. Hindi niya naiwasang itago ang hinampo sa tinig. Nasa Maynila ka naman kasi lagi. Hindi ka na nauuwi dito. Hinampo naman ni Annalyn. Kailan na nga ba sila huling nakita ni Annalyn? 4 taon na yata nakalilipas na umuwi sila sa Imus. Wala naman siyang problema sa kanyang ama. Magkasundo sila nito. Ngunit mas gusto lamang na manirahan sa syudad dahil naroon ang kanyang negosyo at siya rin ang manager ng main branch ng The Hive sa Makati. Isa pa, nasa Metro Manila ang buhay niya, his active nightlife. What about Friday night? Titingnan ko kung pwede ko siyang mayayarin sa The Hive. Naka-duty ka ba sa gabing yon? Yeah. Diego, will you be one of the groomsmen? Talagang desidido na pala si Annalyn sa pagpapakasal sa Luther na yon. Pero bakit ba tila siya nagmamarakulyo sa loob-loob? Hanggang ngayon ba may nararamdaman pa rin siya para kay Annalyn? It was just puppy love then, right? Naniniwala siyang first love niyang babae noon, kahit parang hindi ito naniwala sa lahat ng buladas niya rito. Annalyn had always known he was a playboy ever since high school, but he had never really committed himself to any relationship. Hanggang pakikipag-date lamang siya. Hindi na niya mabilang ang mga babaeng nagdaan sa kanyang mga kamay. Mas nakatatagal ng 2 buwan, may 1 linggo lamang. He had always been the one who called it quits in a relationship. Kung wala nga namang patutunguhan ang pakikipag-date niya, bakit papatatagalin? But he had treated all those women so well. Wala siyang inagrabyado o sinaktan sa mga yon. Kaya naman walang babae siyang hiniwalayan na nakasamaan niya ng loob. Diego? Pakli ni Annalyn. Yeah. Kung payag ba si Luther, bakit hindi? I have missed you, Annalyn. Sabi niya at napangiti siya ng malamlam. I've missed you too. Sabi ni Annalyn sa kanya bago ito nagpaalam. Wendy's POV. Sige na, Wendy. Pumayag ka na, please. Ungot sa kanya ng kaibigan niyang si Annalyn. Ang kulit-kulit mo. Sabi ng ako na mag-aayos sa anak ng kapitbahay kung sasali ng singing contest sa barangay fiesta sa amin. Saka ano bang problema ng Luther na yon? At tayo pumayag na mag-isa ka lang pumunta sa The Hive. Magkikita naman kayo yun, diba? Mabilis at halos hindi humihingang litanya ni Wendy habang sinasara niya ang clips, ang hair salon na minanapan niya mula sa kanyang ina at na mayapang bading na tiyo. Kapwa beautician ng mama niya at ang nag-iisang kapatid itong si Abel na namatay sa isang road accident may 3 taon na nakakalipas. Nasa kindergarten pa lamang siya noon nung itatag ng mga itong clips at pinaunlad ang negosyo. Anak siya sa pagkadalaga ng kanyang ina. Hindi ito pinakasalan ng kanyang ama na nasa Italy na ngayon at kasamang sariling pamilya. Tumigil na rin ito sa pagpapadala sa kanya ng monthly allowance mula na magtapos siya ng business management sa college. Hindi naman sumama ang loob niya rito. Grateful pa nga siya dahil kahit papaano, tinulungan itong mama niyang itaguyod siya. Ang kanyang ina naman ngayon nasa Australia. Nagpakasal ito sa boyfriend itong Aussie 1 taon na nakakaraan. Gusto nang ibenta noon ang kanyang ina ang clips, ngunit hindi siya pumayag. Marami siya magagandang alaala sa hair salon. Doon siya lumaki at nagkaisip.
Kabe din binida ng kanyang mama mula noon pang pastit siya na huwag niyang sasanayin ang sarili niyang magsalita ng gay lingo dahil baka makasanayin niya iyon at maapektuhan ang grammar niya kahit sa eskwelahan. Well, di naman sa parang bading kung magsalita, bagaman nahawaan yata siya ng kadaldalan ng mga to. Parang Armalite nga raw ang bibig niya kapag naumpisa niyang dumaldal. Sa clips din siya natutong maging prangka at magkaroon ng makapal na mukha. Malaki ang kita ng clips at lumaki pa iyon mula na mag-invest doon si Annalyn 5 buwan na nakakaraan. Last year sila nagkakilala at naging regular customer dahil 2 beses sa isang buwan yata kung magpalinis to ng mga kuko. Nabore na raw ito sa trabaho sa isang malaking realty. At mula sa ipon nito, sa mga komisyon pinakilaki nila ang clips. Mula sa paggugupit, pagkukulot, manicure at pedicure, nadagdagan ng services na inio-offer ng salon. Meron na rin silang iba't ibang klaseng hair treatment, saka hand and foot spa. Alam mo namang ayokong lumalakad mag-isa sa gabi, pabimilit ni Annalyn. Wala lang silang tiwala sa'yo, kamo, ani Wendy. Isang social na club ang The Hive at sigurado maraming mga single guy roon. Sa ganda mong yan, di malayong lapitan ka ng isa o dalawa sa mga yon kapag dumating ka roon na wala pa si Luther. Hindi naman sa ganon, Wendy. Pagtatanggol ni Annalyn sa nobyo, oh come on, ani ang ipinaikot pa ang mga mata. Pinigil niya ang sariling maglita niya tuko sa kaimposiblehan na ugali ni Luther. Sawang-sawa na siya sa kakalait dito. She did not like him one bit. Gwapo at matangkad ito, mala Chris Hemsworth ang katawan na alaga ng pag-aari nitong fitness gym. But he never impressed her, ever. Hindi niya gustong ugali ni Luther Capistrano. Napaka-possessive nito kay Annalyn at kung makapag-manday parang alipin lamang itong nobya. Masyado itong dominante, arugante at mayabang. Hindi pa ito marunong mahiya. Ilang beses pa niyang namalas kung paano nito bulyawan si Annalyn at ipahiya kahit nasa pampublikong lugar sila. Ang kinaiinis pa niyang lalo, hindi nagre-reklamo si Annalyn sa trato dito ng nobyo. Palagi nitong ipinagtatanggol si Luther sa kanya. Ay, pag-ibig. Bulag nga siguro gaya ng sabi ng karamihan. Pero noon kang magpapakatanga siya sa ngalan ng pag-ibig. Minsan na siya nagkanobyo, 2 taon na rin na nakakalipas. Tumagal din ang 2 buwan ang relasyon nila. Ngunit nang matuklasan niyang may textmate itong ibang babae, nakipag-break agad sa rito. Sinira na niyang mamahaling cellphone nito. Ha, bobo lang ang walang ganti. Kung meron siyang natutunan sa kanyang ina, yun ay ang pagtayo ng sarili mga paa at hindi magpaape kahit kanino. Hindi siya pinanganak sa mundo para paiyakin lamang ng kung sinong lalaki. Maaga namang nagsisimula ang singing contest, hindi ba? Pwede mo namang ayusan ang kapitbahay mo pagkatapos babiyahe pa tayo pa Makati. Suhestyon ni Annalyn. Inusuan niya ito habang nilalak ang backdoor ng clips kung saan sila lumabas na magkaibigan. Hindi ka na teenager, nakailan pa ng chakwe nun sa pagpunta sa isang club, no? Ani Wendy at naglakad palapit sa kanyang pulang Toyota Camry. Papagalitan na naman ako ni Luther niyan eh. Natigilan siya sa pagbubukas ng kotse, saka bumuntong hininga. Kahit ay inis niya sa pagkamartir ni Annalyn sa boyfriend nito, naaawa siya ito kahit papaano. Kaibigan niya ito at ayaw niyang may nananakit dito na kahit sino. Minsan na rin niyang pinagtanggol ito mula kay Luther. Paano ay walang pakundang ang sinigaw-sigaw nito si Annalyn sa loob ng clips? Sarap mismo ng mga customers at crew nila. Ngunit hindi pa rin ito natiis ni Annalyn. Sa huli, sinabi nitong kasalanan din naman daw nito, kaya ito inaway ni Luther. Damn, talagang pag-ibig yan. Hindi lamang pala bulag, kundi napakatanga pa. Fine, pagbayag na niya. Sa kabilang banda, 6:00 ng gabi na matapos si Wendy sa pag-aayos sa 3 teenager na sasali ng singing contest. Ang dating isa lamang sana'y naging 3 dahil nakiusap sa kanyang organizer ng contest na ayusan din ang 2 pang contestant na wala man lang kahit baby powder ang mukha at sabog ang mga buhok. Wala raw perang pambayad ng petisyon ng mga ito. Naawa siya at hindi na tinanggap ang perang binibigay sa kanya nung organizer nang paalis na siya. Ang siste, siya ang hindi nakapag-ay sa sarili. Paray kasi ang pagmamadali sa kanya ni Annalyn ni hindi nga siya nakapili na maganda-ganda sanang outfit. Napakasimpleng kulay hot punch shirt at skinny denim jeans lamang siya. Sa pagmamadali, nakalimutan din niyang palitan ang suot niya kaninang beige na Sperry Topsider. Balak pa sana niyang mag-high heels para tumangkad-tangkad naman siya sa paningin ng iba. Umabot lamang siya ng 5 feet and 1 inch. Mag-ayos na ako sa restroom mamaya, sabi ni Annalyn sa kanya. Mapanghikay ang restroom sa mga club, kaya ayoko nagpupunta sa mga lugar na ganyan eh, kadiri lang. Ang arte nito. Totoo naman,
Kahit pa nga sabing social na club ang The Hive na yan, may halong alcohol pa rin ang ihi ng mga tao nagpupunta ron. And my God, can you just imagine that? Kahit social na mga tao, sumusuka rin kapag nalalasing, no? Edi, doon ka na lang sa restroom ng office si Diego. Sa wakas, makikilala na rin niya ang Diego pamintuan na yon. May ilang beses na rin itong nakwento sa kanya ni Annalyn. Talagang ganun ba kalakas sa Diego na yan? Yup, pagmamalaki ni Annalyn. May dala ka bang makeup kit, Annalyn? Alam mo, kung gaya ko laki yung makeup kit ko sa bahay, no? Pumalatak siya pagkatapos. Tumawa ito. Para nga palang toolbox sa laki. Wala siyang dala sa bag kundi facial powder at lip gloss. Alam niyang hindi nagdadala ng makeup kit si Annalyn kung nakaayos na itong lumalabas. Nag-retouch na lang ito ng compact powder at lipstick. Okay lang naman na hindi ka mag-ayos, Wendy. You still look fresh at pretty pa rin. Pampalubag loob ni Annalyn. Acoustic night daw sa The Hive kapag Biyernes, kaya hindi masyadong maingay sa loob ng club. Relaxing ang ambience. Soothing and mellow ang mga musikang pinaperform ng banda roon na ina-enjoy ng mga tao roon na kalamihan ay mga young adults at teopis. Pero may mga nakakita rin siya nasa middle age at lahat bihis na bihis para sa social na night out. Kahit hindi siya matangkad, gusto pa rin niyang maliit lalo na ni Wendy dahil sa kanyang simpleng kasuotan. Mukha siyang alaling ni Annalyn na napaka-sexy sa suot itong black midi dress. Umorder siya ng mild-eyed margarita pagka-apunan ni Annalyn. Ayaw niyang uminom na may halong alcohol dahil magmamaneho siya pa uwi. Clementine Cosmos naman ang in-order ni Annalyn. Kalalapag lang ng waiter ng kanilang mga order na iinumin sa mesa na may namataan siyang isang lalaki naglalakad palapit sa kanila. Wala sa sariling inangat niya ang kopita na margarita at tinediretso ininom iyon habang minamasa ng lalaki. It would be an understatement kung i-describe lamang niya ito bilang gwapo. The man was totally gorgeous. Kahit hindi pang male celebrity o model ang height itong naglalaro sa 5 feet and 8 inches, maganda rin ang pangangatawan nito. Flat ang chan at malapad ang balikat. Classy and sophisticated ang dating nito sa suot na dark teal long sleeve polo na medyo hapit sa katawan. At naka-casually tucked out sa black denims ito. Makinta bang itim nitong square-toed leather shoes? He exuded manliness, charm and appeal. Tons of appeal. Nang umiti ang binata, halos mabilaukan siya dahil taranta yata lahat ng cells niya sa katawan. The man had a bright, amiable and sexy smile. And those sensual lips of his, goodness gracious, para nangangako na isang napakasarap at nakakabaliw na hagkan. At para ba sa kanya ang iting yun? Sinilyapan niya si Annalyn. Sa cellphone lamang nito ito nakatingin. Kanina pa di malang ginalawang inumin ito. So, alangan namang dito nakangiti ang lalaki, hindi ba? Ano na bang nangyayari sa kanya? Natutulala siya sa isang gwapong lalaki at hindi pa yung nangyayari sa kanya kahit kailan. May mga nakilala na siyang gwapo ngunit hindi ganun ang epekto sa kanya na mga iyon. For God's sake, iniimagine na nga niya kung paano humaga ng mga labi ng lalaking to. Ni hindi niya ito kilala, mali ba niya kung serial killer pala ito? Na naghahanap ng mga babaeng mabibiktima sa mga club. In all fairness, gwapo at sexy na serial killer. Hey! Malapad ang iting bati ng lalaki sa kanila ni Annalyn nang dalawang dipa na lamang ang layo nito sa kanilang mesa. Diego! Bulalas ng kaibigan niya na kanina pang abala sa pagdetext kay Luther na kasalukuyang nasa Pasig at nakikiparty raw sa birthday na isang kaibigan nito. This is Diego Pamintuan? Tanong niya sa isip. Nagmisto lang palamuti siya roon nang tumayo si Annalyn at sinalubong ang lalaki. Nagyakapan ng mga ito at nagkumustahan. Nang tumikim siya ng malakas, parang noon lamang siya naalala ng kaibigan niya. This is Wendy Di Mayuga, pagpapakilala ni Annalyn sa kanya. Wendy, may diing sabi niya, sabay tayo. How she hated her name. Pinangalan daw siya ng kanyang ina sa lola niyang matagal na sumakabilang buhay na. Hi, bati sa kanya ni Diego at iniabot ang kanang kamay sa kanya. Nakipag-shaken siya rito at parang ayaw na niyang bitawan pa ang kamay nitong may mahahabang daliri. She imagined those long slender fingers tracing her skin. Naluloka na siya. Hindi naman sa tamado ng alcohol para sa niba ng pagnanasa sa katawan nang dahil sa isang kilalang lalaki. To think na angel pa siya. Salamat di siya nagpapadala sa mga uot noon na ex-boyfriend niyang si Mang may-ari sa kanila. Yes, she was an angel and yet here she was. Parang in lust. Siya yung kinuwento ko sa yung may-ari ng clips. Dagdag na pakilala pa ni Annalyn. Wendy, this is my good friend, Diego Pamintuan. Hello, bati niya sa boses na animo na ipit. She was going out of her freaking mind.
Ni hindi nagtagal sa kanya atensyon ni Diego dahil agad na binilingan nito si Annalyn. So, anong oras darating si Luther? He is on his way na raw, sagot ni Annalyn dito. Nang umupo silang tatlo, nagkwentuhan sila Diego at Annalyn. Feeling out of place siya kaya nakinig na lamang siya sa mga ito. At syempre, pinagpiyasa niya mga mata niya sa mukha ni Diego. Habang tinititigan pala ito ng matagal, lalo itong gumugwapo. May girlfriend na kaya to? Hinawi niyang ilang hibla ng kanyang buhok na kumawala mula sa pagkakaponytail at buong ingat na inipit yon sa likod ng tenga niya. Maya-maya bumaling sa kanya sa Diego. How old are you, Wendy? Tanong nito na tila naubusan ang pinag-uusapan nito at si Annalyn. I am turning 26 in August, sagot niya, sabay ngiti rito. Tila nagulat pa to. Wow, I thought you were only 18. 18? Hindi niya alam kung dapat siyang ma-flatter sa narinig. Okay, may ibang mga tao nagsasabing mukha siya mas bata sa tunay niyang edad. But 18 was too much. Mukha siyang nene, ganun? Tumawa pa si Diego. And that was just my assumption because we don't accept minors here. You actually look like 17 or 16. Buti hindi kayo nahanapan ng guardian ng ID. Hindi naman. Nakauwing tugon niya. 16? 17? Ang hirap talagang maging bansot. Maya-maya pa dumating na si Luther. Mahalatang may tama na ito ng alcohol dahil namumungay ang mga mata nito at namumula mga pisngi. Mahalata rin inip na inip na ito habang nakaupo sa mesa nila at panayang masusi at diskumpiyadong tingin kina Diego at Annalyn. Oh please! Pero hindi na siya magtataka kung pagsasilosa nito sa Diego. Pati nga ang lalaking pinsan ni Annalyn na si Rex na close sa kaibigan niya pinagsasilosa na ni Luther. May 20 minutes din sigurong kasama nila sa Luther bago ito nagayang umuwi. Inis na inis siya ng pumagagad si Annalyn. Gusto pa niyang manatili sa The Hive para makasama niya ng mas matagal si Hati Diego. Fine, attracted siya sa hombre na ito. At in lust na kung in lust, masisisi ba niya ang katawan niya kung kusa iyong magre-react ng bongga sa presensya ng nilalang na ito? Sumabay ka na kay Wendy, sabi ni Luther. Sa pagtataka nila magkaibigan na makalabas sila ng bar, babalik ako ng Pasig. Akala ko ba uuwi na tayo? Tanong ni Annalyn. I've changed my mind, simpleng sagot ni Luther. But Luther, no. Malakas na puto ng lalaki sa sasabihin ni Annalyn. At saka, bakit kanya ng suot mo? Daig mo pang naghahanap na makakadate sa gabi. Here we go again, ani niya sa isip. What's wrong with my outfit? Depensa ni Annalyn. It's too small for you. Ganyan ba ang damit na gustong-gusto ni Diego, ha? Luther, please, balalas ni Annalyn. Jesus Christ, Diego is my old friend. Natapik ni Wendy ang noon niya. Sinasabi na nga ba niya? Talamak na talaga sa kapangitan ang ugali ng jablong to. Walang kakupas-kupas. Hinawakan niya sa braso si Annalyn. Tara naan, umuwi na tayo. Yaya na rin niya rito. Sa kabilang banda. Sure ka? Paniniguro ulit kay Wendy ni Sarcy. Ang pinakamagaling na bitesya ng clips at best friend na mayapang Uncle Abel niya. Ang kulit mo? Sagot niya. Sabi ng oo. Yung maiksing choppy at layered, yung labas talagang batok, saka gusto ko pointed ang tips. Pagbibigay pa niya ng instructions dito. Napagpa siya ni Wendy. Naipagupit ang shoulder length na buhok niya. Naisip niya na baka magmukhang mas mature siyang tingnan kapag short ang hair niya. Pero sayang ang hair mo, girl. Tila nang hihinayang pang sabi nito. Ang dami pa namang naiingit dyan dahil straight at ang ganda ng bagsak. Ihahaba pa rin naman yan eh. Nagpatiuna na siya naglakad patungo sa shampoo area ng salon. Ano bang nakain mo't naisip mong magbago ng hairstyle? Talong ni Sarcy habang inuhugasan itong buhok niya. There was this guy na pagkamalan akong nene nung nakita niyang nakaponytail ako. Pagtatapat niya. Napangiti siya ng maalala kung gaano ko gwapo si Diego. Type mo siya? Sobra. Matapat na sagot niya. Mukha nga. Magpapagupit ka ng buhok dahil lamang sa kanya. Gumagarutay ka na ining ha? Uy, hindi naman dahil lang sa kanya. Gusto ko na ng bagong hairstyle saka mainit na kasi so I would prefer short hair this time. Paliwanag niya. Anong name ng boylet na yan? Diego. Diego. Gwapo ba si Diego, baby? Cesario. Kailan naman ako nagkagusto sa pangit? I know. Tumawa si Sarcy. Sa lahat na hindi masyadong kagandaan, ikaw itong sobrang juicy, no? Hindi ba talaga ako maganda? Gusot ang ilong na tanong niya. Alam niyang hindi siya pangit. At kahit paano may shape din naman ang katawan niya. Nakuha raw niya ang good physical features niya mula sa kanyang ama na isang mestizo.
Nagpasalamat rin siya dahil hindi siya nakamana ng features sa maternal side niya kung saan karamihan ng kamag-anak, maitim at sarat ang ilong. Ang mahabang heights, ang minalas na namana niya mula sa kanyang inang huminto yata sa paglaki noong grade 6 ito. Hinina ni Sarcy ang buhok niya. Sungi, may sinabi ba akong pangit ka? Sabi ko hindi ka lang masyadong kagandahan. Pero pretty ka pa rin naman eh, lalo na kapag nag-aayos ka at nagtadress ang bongga. Saka maganda ang katawan mo, no? Nagustuhan niya ang kanilabasan ng gupit. Nagbukang mahabang leeg niya at naging parang mas sopistikada ang dating ng kanyang mukha. Pagkarating ng clips, tumuloy siya ng shopping mall at bumili ng bagong damit mga sapatos na pwede niyang maisuot sa pagpunta sa The Hive. Oo, dadayo siya roon ng mag-isa at papamukha sa Diego na yon na hindi siya mukhang nene. Excited na pumasok si Wendy sa The Hive Makati ng gabing iyon. She raised her chin and swayed her hips gracefully as she walked in her 3-inch black stilettos. Alam niya magandang pagkakahapit ng kanyang katawan ng damit na light gray na may 3/4 sleeves at medyo mahabang neckline. Isang dangkal mula sa tuhod ang haba niyon. Inayos niya ang maikling buhok ng parang windblown effect at intense ang dating ng kanyang makeup na para sa night parties. Umupo siya sa bar, umorder ng cucumber lime cooler. Habang sumisipsip sa straw, ginala niya ang paningin at hinanap sa Diego. Hindi naman nagtagal at nahagilap niya. Ito, mula sa isang mesang puno ng nagagandahang babae. Napasimangot siya. Tama si Annalyn nang sabihin ito sa kanyang playboy raw ang lalaki. Ngunit hindi na nakapagtataka iyon. Saan ka nitong pamatay na looks na kapanghihinayang kung iyong naipatitikim sa maraming babae? Patikim? So gusto ba niya kung sakaling patikmin din siya ni Diego ng kamandag nito? Tumawa siya ng mahina. Naroon siya ngayong gabi upang bumawi lamang sa unang pagkikita nila ni Diego. She just wanted to display her pretty self to him. Kung mapansin ito, mas okay. Halos mataranta siya nang mahuli ni Diego na kanina pang nakatingin sa rito. Agad na nagbawi siya ng tingin at straight na inubos ang inumin. At lalo pa nagrigoton ang dibdib niya nang masila pa naglalakad na papalapit sa kinaroroonan niya sa Diego. Napansin siya nito. Gusto yata niyang magtitili. Wendy, right? Tanong nito pagkalapit ito sa kanya. Itinodo niya ang pangiti. Yes, halos hindi kita nakilala. Parang amazed na sabi nito at pinasadahan ang tingin ng kanyang kabuuan. She felt herself flush when his sight lingered along her front. Kung ibang lalaki lamang siguro yun, mababastusan siya, pero hindi sa uri ng pagkakatingin ni Diego. She kinda liked it. Pakiramdam niya yung babaeng-babae siya. Bias ka lang kamo kasi gwapo yan. Ngunit meron pang ibang epekto sa kanya ang tingin nito. Parang gustong mag-apoy ng kanyang katawan. In lust niya kaya siya sa lalaking to? No doubt about it. Nakapampalengke kasi ako nung una mo ako makita rito. Nadyadyahing sabi niya na sinabayan pa ng pademure na tawa. Ang cute mo namang namalengke nun. Tumatawa rin sabi nito. Cute? Nakitan sa kanya noon sa Diego? I like your hair, Wendy. It looks good on you. Sabi nito kapag kuwan. Pasimpleng hinaplos niya ang likod ng ulo niya. Thanks. Umupo ito sa katabi niyang stool. Are you alone? Hindi mo kasama si Annalyn? Mag-isa lang ako. May lakad si Annalyn ngayon kasama si Luther. Kamusta na siya? She's fine. Pigil ang pagsimangot na sagot niya. May lakad si Annalyn. Para 3 araw lang na mula nang huling pumunta sa laruan ni Annalyn. How close are you to Annalyn, Wendy? Seryosong tanong nito. Well, we're business partners, saka friends na rin kami kahit paano. Hindi nga lang siguro kasing close yung dati dahil ilang buwan pa lang kami palagi magkasama. Maganda ba ang trato sa kanya ni Luther? Napabugas siya ng hangin. Paano ba to? Hindi siya pwede magsinungaling. Hindi siya marunong magsinungaling. Tumawag kasi ako kahapon sa kanya para kamustahin siya. She didn't sound happy at all. Call it gut feel, I don't know. I just sense I sense something wrong between her and her fiancé. Pinagsilosan ka ni Luther. Diretsahang pagtatapat niya. Napailing to. I knew it. Nag-away nga sila kahapon sa salon. Pagsusumbong pa niya. Is he hurting her? Nakatiimbag ang natanong nito. I don't know, Diego. Sana hindi. Anasaksihan ko lang naman ang mga away nila. Sinisigawan siya ni Luther. Sana ba? Mariing bulong nito na nakakayong pang isang kamay. You've got that right. Umiiling na sabi niya. Honestly, I don't like him for Annalyn. Masyado siyang paranoid pa kay Lamero. Pati nga pagpapagupit ng buhok ni Annalyn, pinapakilaman niya. Saka sobrang temperamental, walang pinipiling lugar kung galit. I just hope he is not hurting her physically or, damn, kahit hindi pa physical, hindi tamang tratuhin niya ng galon si Annalyn. I agree.
Si Dante deserves such shitty treatment. Pero ang hirap naman makialam dahil mahal na mahal ni Annalyn ang tsablong yun. I can't believe she's marrying him. Bulalas ni Diego na humampas pa ang kamay sa counter. Me neither. Ano pwede niyang gawin? Iontog sa pader si Annalyn para matauhan to? I don't really understand why there are men who treat women like shit. Ang mas hindi ko naintindihan kung bakit may mga babaeng hinahayaang tratuhin sila ng mga lalaki ng ganyan, Diego. Bumuntong hininga si Diego. Buti hindi ganun ang boyfriend mo. Tarong nito sa kanya na medyo gumaan ang boses. Wala akong boyfriend. Kung meron, di kasama ko sana siya ngayon dito. Nakangiting sagot niya. Oh, I see. Tila nang tuwang sabi nito, saka tumayo. Saka hindi ako magbo-boyfriend ng katulad ni Luther. Hindi naghirap ang nanay ko sa pag-iri sa akin para lang tratuhin parang basahan na ibang tao. Tila humanga ito sa idealismo niya. Nagliwanag ang mukha nito at para naging interesado makilala siya ng lubusan. Nagkakwentuhan sila ng ilang minuto hanggang sa maalala ni Diego na wala pa lang yung gabi ang assistant manager nito. Parang napipilitan pa itong tumayo. Maiwan na muna kita, Wendy. Umorder ka lang ng gusto mo. Nakangiting sabi nito na sinenya sa ng bartender na nasa kanilang harap. It's all on me, sabi nito rito. Halos pumalakpak siya sa loob-loob. Thank you, Diego. Gosh, he is so nice. Kung nasa Imus lang siguro ang The Hive, baka gabi-gabi siyang pupunta roon upang masilayan lamang kagapuhan nito. Nag-about face to ng makadalawang hakbang palayo sa kanya. One more thing. Inilabas nito ang cellphone nito. Can I get your number? Gusto yata niyang bumirit at magsayaw ng call me maybe. Sa kabilang banda, napatigil sa pag-jogging si Diego nang marinig niyang sinabi ni Annalyn na kausap niya sa cellphone. Will you please say that again? Sabi niya rito kahit pamalinaw na malinaw niyang narinig ang sinabi nito. I told Luther you're gay. Ulit nito. What the? Annalyn? Pumalatak siya ng malakas. Are you out of your mind? I'm sorry. Sabi ko naman sa'yo nagselo sa'yo si Luther, hindi ba? He wouldn't shut up about it, so sinabi ko na lamang na bading ka para tumigil na siya sa kakalag sa'kin. But why? Bakit sa dinami naman ang maidadahilan mo, ginawa mo pa akong bakla? Hindi siya naniniwala magkaibigan lang tayo eh. Parang iba raw ang tingin mo sa'kin. Napahilot siya sa pagitan ng mga kilay niya. Ganun ba siya ka-transparent? And was he still in love with Annalyn? Damn! He had to let go of that old feeling already. Ikakasal na to. Pero ganun naman talaga ang tingin ko sa lahat ng magagandang babae. Palusot niya. I know, and believe me, I tried telling him that pero hindi niya ako pinaniwalaan. Ilang araw na ako nagpapaliwanag sa kanya at ilang araw na kami nag-aaway, Diego. Desperadong sabi nito. At pinaniwalaan naman niyang napalunok siya at napangwi. Pinanayuan siya ng mga balahibo. Daig pa niya nakakita ng aparisyon ng mga duwende, tikbalang, kapre at white lady sa umaga sa sobrang panghihilakbot. Bading ako? Nung una hindi pero pinagpilitan ko. I was not desperate na magkaayos kami. I told him you're a closet gay at kailangan mo lang inamin sa akin ang totoo and that not everybody knows it yet. Christ! Nanghihilakbot na bulalas niya. Hindi homophobic si Diego. In fact, may dalawang bading sa mga tauhan niya. Pero hindi niya akalaing darating ang araw na gagawin siyang bading ng mismong kaibigan niya. I'm really sorry, Diego. Naiiyak nang sabi ni Annalyn. Bakit ganyan ang ugali ng fiancé mo? Ikakasal na kayo. He should trust you, Annalyn. Possessive lang siya at seloso minsan. His jealousy is way out of line. Ilang beses kakama nagpaliwanag sa kanya at di siya naniwala. You even resorted to lying. Big time lying. Dahil tinamay mo pa nananahimik na gender ko. Wala na akong ibang choice eh. Please Diego, just try to understand me. Hindi ko na mababawi pa yun eh. Lalo siya magagalit sa akin kapag nalaman niya nagsisinungaling ako. Anong klaseng lalaking pakakasalan ng kaibigan niya? Annalyn did not deserve that guy. Mabuting babae ito, disente. And what made her fall for a guy like that anyway? May isa ito naging boyfriend noon at boto siya sa lalaking yon. Sakaling yun sana nakataluyan ito. Ngunit naghiwalay ang mga ito sa dahil lang nakalimutan na niyang kwento. Is he hurting you? Diretsong tanong niya. Natahimik to sa kabilang niya. Naikwim niya isang kamay niya. Damn, Annalyn. Is he hurting you? No. I don't believe you. Diego, I gotta hang up na. Thanks for your understanding. Bago pa siya makapagsalita na wala na ito sa kabilang linya. Sa kabilang banda. O, bati na kayo? Pangumusta ni Wendy kay Annalyn isang umaga nagpunta ito sa clips na may ngiti sa mga labi. Kung paano'y gumanang loob niya sa nakikitang maaliwalas na mukha ng kaibigan niya. May mababalita na rin siya kay Diego na panay ang tawag sa kanya.
Ang akala niya interesado to sa kanya kaya nito kinuha kanyang cellphone number. Yun pala'y interesado lamang ito makibalita sa mga kaganapan sa buhay ni Annalyn. Naisip tuloy niya na baka higit pa sa pagiging kaibigan ang tingin nito kay Annalyn. Come to think of it, kaya ito pinagselosan ni Luther dahil iba raw ito kumakatingin kay Annalyn, hindi ba? Yeah, sinabi ko na sa kanya ang totoo tungkol kay Diego. Kumulot ang noon niya. Anong totoong tungkol kay Diego? Naiintriga ang usisa ni Wendy. That Diego is gay. Natigilan siya sa pagtipas sa keyboard ng computer sa receiving counter ng clips. What do you mean, gay? Bading, bakla, baklush, minabae. Sabi ni Annalyn na nangalumbaba sa counter. Are you serious? Bulalas niya. Daig pa niyang nakarinig ng balitang may magkakakrush na malaking asteroid sa Earth na nilipon sa sangkatauhan. Yes, napatayo si Wendy. Imposible. Paano? No way, Annalyn. Pumalatak siya, sabay kumpas ng dalawang kamay sa ere. Hindi pwede. Will you calm down? Wala pang gaanong nakakaalam nun kundi tayong tatlo lang nina Luther, alright? Kailan lang siya nag-come out of the closet at umamin sa akin? Hindi ako naniniwala. Lalaking lalaki si Diego. Protesta niya. Ramdam na ramdam ko yan, ano? Nagsusumigaw ang male hormones niya sa katawan, saka ang sama kayo ng tingin niya sa pangitaas ko. Tumawa si Annalyn. Naiingit lang yun dahil meron ka nun. Kinilabutan si Wendy, anak ng pitong bakal. Pinagnalaan pa naman niyang Diego na yun. Yun pala, hindi sila talo. But, no, hindi pa rin siya naniniwala. Lumaki siya sa piling ng mga bading, kaya alam niya ang amoy ng berdeng dugo ng mga ito. At hindi niya yung naamoy kay Diego. Ang mamahalin, presko, at akababal yung naman ni Colon ito ang tumatak sa ilong niya. Hindi ako naniniwala. Giit niya kay Annalyn. May tama ka talaga sa kaibigan ko, no? Kansaw nito sa kanya. Sino namang babae ang hindi tatamaan kay Diego, Annalyn? Mukha siyang masarap, no? Abay ngiti pa lang, ulam na. Tsaka ang sarap din niyang kausap. Sweet at generous pa siya. Uy, lumalandi na siya. Guilty. Babae lang siya. Mahina sa tukso. Sa kahit mongha, mawawalan siguro ng reserbasyon sa hati na si Diego. He, tsaka akala ko ba playboy yun? Nakita ko nga kausap ng maraming chicks yun sa The Hive eh. Well, sorry. Dahil hindi talaga chicks ang type nun. Pinagtatakpan lang yung tunay niyang gender preference kaya nagpapaka-playboy. He is gay, not bisexual, homosexual. Hindi. Malakas sa tanggi niya. Ang gwapo at macho ng lalaking pinantasya niya. Kung paano humagan at gumalaw ang mga kamay sa kanyang katawan. That hot guy who could make her feel warm all over just by looking at her front. Aba, kung mas nagtagal lamang siguro ang tingin ito sa pagitan ng mga dibdib niya. Ay baka may ginawa na siya ng di oras. Pagkatapos ibabalita sa kanyang bading palang lalaking yun? Hell no! Oo, diin ni Annalyn. Pero sabi mo noon, tinangka niyang maligaw sa'yo, di ba Annalyn? Sinabi ko ba yun sa'yo? Tila hindi siguradong tanong nito. Yeah, kung hindi ako nagkakamali, siya yung friend mo noon sa school na in love yata sa'yo. Naku, hindi siya yun, ibang guy yun. Napanguso si Wendy sa dami ng nabanggit nito. Talungin mo pa siya kung gusto mo, sabi ni Annalyn. Tsaka bakit naman ako magsisinungaling, Aber? Napilitan nga lang ko sabihin kay Luther ang totoo dahil ayaw niyang tumigil kakaselos. Dapat sekreto lamang namin yun ni Diego. Not even his family knows about it yet. Hindi maaari. Very melodramatic pang sabi ni Wendy. Lalaki si Diego. Lalaking lalaking lalaki. Bading siya. Get over it. Get over it? Si Diego ang kaunaw na ang lalaking pinagnasaan niya. Ang nagpainit sa kanyang nanlalamig ng katawang lupa. Hindi ako papayag. Hinding-hindi. Ang OA mo na, Wendy, ha? Pinilit niyang kumalma at nag-isip. Kailan lang siya nag-out? Sabi mo, hindi ba? Tumangutango ito. Well, baka nalilito lang siya. Baka dahil sa dami ng babaeng natikman niya, nabore na siya ng kung ano nung masasamang hangin na pumasok sa kokote niya. At inisip niya na bading siya. I don't know, Wendy. Ayoko pang imasukan pati buhay ng kaibigan ko. Pero matigas pa rin siyang hindi naniniwala. At may masama siyang kutob sa likod ng revelasyon yun. Hindi lamang niya yun mawari, pero matutuklasan din niya yun. Basta hindi ba din si Diego at patutunayan niya yun. Sa kabilang banda, nagpunta ulit sa The Hive si Wendy at tila gustong panuyan ang lalamunan si Diego na makita ito nakasuot ng pagkaliitlit na plunging v-neck midnight blue dress na hapit sa katawan nito. Gusto niyang matawa sa sarili niya nang maalala ang unang pagkikita nila kung saan napagkamalan niya itong minor de edad. Medyo payat si Wendy and she really looked like a teenager when they first met.
Noong ikalawang pagkikita nila, nag-iba na ang paningin niya rito dahil sa animo na overhaul na appearance nito. Her hair accentuated her long willowy neck, making her look taller, elegant and sexy rin ang dating ng makeup nito. And how he could forget how he looked at her party exposed in front. At ngayon, hindi niya inaasang may igaganda pa pala si Wendy. She made up her face in a way that it looked dangerously pretty in the night. And he just noticed that she also had long shapely legs. They looked smooth and flawless. He guessed, or they just noticed. To be supple to his touch, hindi niya naiwasang mapalunok na maglapit silang dalawa. Wendy had a very impressive body. At sa suot nito ngayon, lalong nahantad sa kanyang paningin ang kagandahan ng dibdib nito. Hindi malalaki ang mga iyon, ngunit maganda ang pagkakahugis. Hindi tuloy niya naiwasang maglikot ang imahinasyon. What would her body feel like, or heaven help him? What would they taste like? Hi! Pukaw ni Wendy sa kanya. Hey! Natatauhang bati niya rito. What was happening to him? The girl woman in front of him was not even that drop-dead gorgeous. Pero magsisinungaling siya sa sarili niya kung hindi niya aamining sexy ito. Wickedly sexy. Nice to see you again here, Wendy. Sabi niya rito at pilit na tinanggal ang tingin mula sa pagkakapagkit na nakakaakit na hinaharap nito. Diego had to look away from her delectable body because he could sense trouble coming. He was going to have a hard-on and he did not want to humiliate himself. Hindi pa nangyayari sa kanyang ganun ang mabilis na puwan ng pagnanasa sa isang babae. I like your club. Sabi nitong tila pinapungay ang mga mata at pinakurl ang mga labi. Inalok niya rito ang braso niya. Let's go find you a table. Yaya ni Diego. Nasamyo niya ang mayuming amoy nito na humawak ito sa kanyang braso at magkadikit ang mga katawan nila. Her scent was mild and sweet, yet it was exhilarating. Behave! Pinaghila niya ng silya si Wendy na makarating sila sa pandalawahang mesa sa isang sulok. Sumenya siya sa waiter at umorder si Wendy ng apricot fizz. Rusty nail naman ang inorder niya. You don't really drink, do you? Usisa niya kay Wendy pagkalis ng waiter. I rarely drink. Hindi ko kasi gustong nalalasing. She told him with a shy smile. And you're alone again, ha? Pabirong kanso niya. Actually, I came here to talk to you, Diego. Prangkang sabi nito. Gusto sana niyang ma-excite kunit parang seryoso mukha ni Wendy. About Annalyn, I suppose? Wendy slowly jumped her tiny fingers on the table as she nodded her head repeatedly. Nakatingin to ng diretso sa kanyang mukha. Kanina pa niya iyon napapansin. Panay ang titig nito sa kanyang mukha at kabuuan na tila ba may hinahanap. How is she, Wendy? Usisan niya. Nagiging busy na siya sa paghanda ng wedding nila ni Luther. Diego chuckled. Hindi na talaga magbabagong isip niya? Wala na talagang urungan, Diego. Desidido siya magpakasal sa jablong iyon kahit na... She sighed and bowed her head. Tila ayaw nitong ituloy ang sasabihin. Kahit na ano? Tanong niya rito. Wendy, may nangyari ba? I'm not sure. What do you mean you're not sure? Hindi ito umimik hanggang sa dumating ang mga order nilang inumin. Wendy, is there something that you're not telling me? Nakita ko kasi siya kahapon na may pasasang mukha. What? Nung tinanong ko siya kung saan niya yung nakuha ang sabi niya, nadala siya sa banyo at tumamang mukha niya sa dingding. But I doubt it. Mugto kasi ang mga mata niya, parang magdamag siyang umiyak. May duda ako, sinaktan siya ni Luther. That damn guy. Nanggigigil na usal niya. Gusto ko lang makimasok, Diego. I can't stand to see her suffer and doing nothing about it. Hindi siya pwede magpakasal sa jablong yun. My sentiments, exactly. Kalahating naubos sa inumin niya nang bitawan niyang baso. Pero anong gagawin ko? Napakatigas ng ulo ni Annalyn pagdating sa pag-ibig niya kay Luther. Ginayuma yata siya. We have to do something, Wendy. Like what? Walang gustong pakinggan si Annalyn. Kay Luther lang umiikot ang mundo niya. Balita ko nga ayaw rin ang pamilya niyang maikasal siya sa lalaking yun pero sumigi pa rin siya. Habang sumisip-sip ito ng straw ng baso ng inumin nito, hayun na naman ang masusing tingin nito sa kanyang mukha. May gusto ka ba kay Annalyn, Diego? Talong nito kapag kwan. Aamin ba siya? Aalam ni Annalyn wala nang pagsinta niya rito noon. Baka ibuking siya ni Wendy dito at baka malaman niya ni Luther. Mas magiging malala lamang ang sitwasyon. Ayaw na niyang masaktan pa si Annalyn. Baka samain sa kanyang Luther na yon. Mas malaki man yun sa kanya, hindi niya ito uurungan. Wala. Bakit mo naman naitanong yan? Bahagya niyang pinilig ang ulo. What? Don't tell me you want to steal her away from her groom. Natatawang sabi niya. Sabay angat sa kanyang baso at muni uminom. So, are you really gay? Napaubos siya. Lumabas sa ilong niyang likido.
Dali-daling nagpunas siya ng table napkin sa mukha. Kung kani-kanina pa pinagsasabi ni Annalyn ang kasinungalingan yon. Sinabi rin sa'yo ni Annalyn? Nagkibit balikat to. Hindi ako naniwala. Sino namang normal na babae maniniwalang bading siya? Bakit hindi ka naniwala? Talong na lamang niya. Lalaki-lalaki ka sa paningin ko. Lumingali nga siya. You know what? Mas mabuti sa labas natin to pag-usapan. This is supposed to be a secret. Mabilis na inubos itong ininom at sumama ito sa kanya sa labas ng The Hive. Sa parking lot sila na uwi, sa ilalim ng poste ng ilaw. Naghihintay ng konkretong sagot nga si Wendy. Nakahalakip-kip ito at masusing nakatingin sa kanyang mukha. Yes, I'm gay. Halos pumiyok ang boses sa sabi niya pagkatapos niyang huminga ng napakalalim. At tayo lang nina Annalyn na nakakaalam nito. Well, kasama na rin ang gagong fiancé niya. Ano ba tong napasok niya? I still can't believe it, sabi nito. I refuse to believe it. Gusto na tuloy niyang matawa. Mahirap pa talagang paniwalaan yon? Wendy pouted. Hindi ko matanggap. Maktol nito. Saka, hindi talaga convincing. Sorry. Ano ba ang maaari niyang gawin upang maniwala ito? I'm not. What's the word? Flamboyant? I know that. Sabi nito tilingnan siya mula ulo hanggang paa. May jawa ka ba, Diego? Jowa? Boylet? Boyfriend? Partner? Wala. Halos nahihintakot ang bulalas niya. Hindi siya maaaring magsinungaling. Baka bigla ito maghanap ng proof. Sinong pwede niyang iharap na jowa niya kuno? So, hindi mo talaga type ang girls? This is ridiculous. No. You don't find me pretty tonight? Muntik nang matumba si Diego sa tanong na iyon. Of course, I find you pretty, Wendy. Pretty and hot. Bading lang ako, hindi bulag. Ngumiti ito. Hindi ka bading, Diego, at patutunayan ko yon. Siya naman ang kumalukip-kip. Na-challenge yata siya sa narinig mula rito. How? Sa kabilang banda. Diskumpiyado pa rin si Wendy kay Diego kahit pa umamin na ito sa kanya na bading ito o ayaw lamang talaga niyang tanggapin ang katotohanan ng bading ang lalaking ito. Malalim ba kaysa sa kanyang inaakala ang pagkakagusto niya rito at ayaw pa rin niyang maniwala sa lahat na narinig niya? No, there was more to it. May nararamdaman talaga siyang kakaiba sa lahat ng yon and she would find out about it. Kaya nga nandoon sa ngayong gabi, kaya nga naglakas loob siya magsuot ng revealing na damit. Gusto niyang akitin si Diego. And what if he was really a gay? Baka pwede pang isalba. Who do you think is the hottest male celebrity? Tanong niya kay Diego. Sa tulong ng ilaw mula sa street lamp? Nakitaan niya ng uneasiness sa mukha nito. Nataranta itong hindi niya mawari. I don't really watch TV kaya hindi ako updated ko sa mga ganyan. Chris Evans, Channing Tatum, Ian Somerhalder, or Chris Hemsworth. Hamon pa ni Wendy. Awkward na nagkamot ito ng ilong. Tumawa siya. Huwag mong sabihin, hindi mo kilala mga hombreng binanggit ko. Tinitilaan ng mga bading ang mga yan. You are generalizing, Wendy. Hindi ako tumitiling bading. Matthew Bonner? Hindi ko siya kilala. Sorry. He is like the hottest gay in town. Bulalas niya. Pero mas hot ka pa rin para sa akin and you're not really gay. Okay. Iibahin ko ang tanong. Nag-iisip na wika ni Wendy. Anong klase ba ng lalaki ang type mo? Ngulit sa halip sumagot, isang tanong din ang pinukol sa kanya ni Diego. What are you trying to accomplish, Wendy? Gusto ko lang patunayan mong bading ka nga talaga. Well, I'm gay, whether you like it or not. No, you're not. Call it woman's intuition, but I really, really smell something fishy. Galunggo ang iniulam ko kanina. Biro ni Diego. Hindi siya tumawa. Sa halip, seryosong tinitigan niya ito sa mga mata. Oh, bakit napapalunok ka? Talong niya sa uneasiness nito. Inilapit ito ang mukha sa kanya. Look, I just came out, alright? Hindi pa ako komportable pag-usapan ng isyong to, lalo pa sa mga taong hindi ko pa naman lubusan nakikilala. Sa halip na iatras niya ang ulo niya sa pagkakalapit nilang iyon, tila nababato balaning nilapit pa ni Wendy ang mukha nito. Their faces were only inches away from each other. At ang mabango at mainit na hininga nitong tumatama sa kanyang mukha ay nagpapainit ang kanyang pakiramdam. Wendy seductively parted her lips and he held his breath as he brought his face closer to hers. Nagmura ito ng mahina sa pagitan na nagtatagis ng mga bagang. What's the matter, Diego? Are you resisting the urge to kiss me? She asked him in a surprisingly raspy voice. Nagugulat siya sa sarili niya. Nung planuhin niyang akitin si Diego, wala siyang ideya kung paano talaga gagawin yon, kung hindi ang magsuot ng uber sexy na damit na naglalanta ng kayang asat sa katawan at iparada mga yon sa harap nito. Gusto lang niyang makita kung matatakam ba ito sa mga makikita sa kanya, kung maaakit ba ito
Ngunit bakit ngayon parang handa siya makapaghanggan dito? Wala yun sa plano niya. Hindi siya isang malanding babae. Iisa nga lang naging boyfriend niya at hindi niya hinayaan na lumampas sila sa hanggan. She did not know how to really flirt with a man or akitin man. Ngunit ngayon tila may lumalabas sa tagong parte ng kanyang pagkatao at ang mas nakakagulat na gugustuhan niya iyon. Lumalandi nga siya kagaya ng sabi ni Annalyn. You want to kiss me, don't you? Hamon ni Wendy rito. But inside her was a growing hunger to have his lips, claim hers in a fiery kiss. Unang kita pa lamang niya rito noon, iniisip na niya kung paano ito humagan. Yes, he wanted to kiss her hard and deep. I've kissed women before, baby. This is no big deal. Sabi ni Diego sa boses itong mas namalim at bahagyang namaos. He sounded so damn sexy. And kissing you still won't make me a man. Try it. Damn. Makapal nga mukha niya pero over the top ng pinanggagalingan ng kanyang lakas ng loob ngayong gabi. Naiinis na napapikit siya ng ilayo ni Diego ang sarili mula sa kanya. Bumalik na tayo sa loob. May trabaho pa ako. Sabi nito sa boses na halatang pinakaswal. Saka siya tinalikuran. O ano, naniniwala ka na? Hindi. Matigas sa sagot ni Wendy kay Annalyn pagpasok niya sa clips kinabukasan. He's very manly. Naamoy ko siya, Annalyn, na hawakan at muntik ng mahagkan. What? The two of you almost kiss? Halos patiling sabi nito. She grinned. Yes, and I liked it. Para nakikiliting sagot niya. Naisip pa lamang niya isenang iyon kagabi, pinag-iinita na siya ng mukha. Sayang nga, hindi natuloy eh. Umurong siya. Eh kasi nga ba ding siya? Hindi. Nagpipigil lang siyang hagan ako dahil mapapatunayan na tama ako sa hinala ko sa kanya na hindi talaga siya bading. Giit niya. Baliw ka talaga, Wendy. Ano ba ka talaga gusto mong patunayan? Umamin na nga mismo sa iyo yung tao, hindi ka pa rin naniwala? What if he's lying? Assumption niya. Bakit naman siya magsisinungaling? To protect you from Luther. Pinagsisilosan ka mo siya ni Luther, hindi ba? Napaka-drastic naman ang move na yan para gawin ni Diego para sa akin. Baka may gusto sa iyo. Parang may sumundot sa kanyang dibdib sa sinabi niyang iyon. Parang gusto niyang mainggit sa isiping may nararamdamang espesyal sa Diego para kay Annalyn. Maiinggit o magsiselos? Yun ba ang tamang itawag doon? But why would she be jealous? E attracted lang naman siya physically kay Diego. Ganun lang kababaw ang nararamdaman niya para dito. Mababaw nga lamang ba? Shallow to the point that she was willing to do crazy things just to prove he wasn't really gay? Na magtanghali, niyaya niya si Annalyn sa katapat na restaurant upang kumain. Nagkasarapan sila sa kwentuhan. Dalawang oras yata sila nanatili roon. Pagkalabas sila ng restaurant ay isang galit na Luther ang sumalubong sa kanila. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Halos umusok ang nostrils sa sabi nito kay Annalyn. Naiwan ko ang cellphone ko sa clips. Kumain lang kami saglit ni Wendy. Paliwanag ng kaibigan niya. Saglit? Isang oras na ako naghihintay sa'yo sa salon. Sumingit na si Wendy. Nagpaalam ako kanina kay Sarcy. Wala ba siya nabanggit sa'yo? Tanong niya kay Luther. That fagot was not in there when I went in. Hey, magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita. Hindi niya napigilang maisatinig. Kung makafagot ka naman dyan, wagas na wagas. Hindi mo alam may pagka-politically correct kahit kaunti? Politically correct my back? Bakit? Ano bang mas tamang itawag sa mga abnormal niyong kaibigan? Luther, please. Awat ni Annalyn. Ang nostrils naman ni Wendy ang tila umusok. Abnormal? Abnormal? Pinagduduro niya si Luther. How dare you tawagin silang abnormal, you brute? Bakit ikaw? Normal ka ba sa tingin mo, ha? You abuse your girlfriend. You tell me kung normal na gawaan niya ng isang lalaki. Hindi ko siya inaabuso. Tanggi nito. Eh, anong tawag mo sa mga ginagawa mong pananakit sa kanya? Emotionally. And God knows, pati na physically. Wendy. Mahinang bulalas ni Annalyn. Nakikiusap ang tingin nito sa kanya. Deserve niyang lahat ng mga ginagawa ko sa kanya. Hindi yun pang abuso. Marahas na hinablot ni Luther ang braso ni Annalyn. Sabihin mo ngayon din sa babaeng to kung inaabuso nga kita. Hindi. Mahinang sabi ni Annalyn. Hindi niya ako inaabuso, Wendy. Galit at malungkot siyang napailing. Hindi na siya nagsalita pa dahil nakaramdam siya ng kahit paano ng kaunting kahihiyan na mapansing nagkakaroon na ng audience ang eksena lang tatlo sa sidewalk. Isa pa kung itutuloy niya ang pang-aaway kay Luther, baka si Annalyn lang pagdiskitahan ito. Nagpatiuna na lamang siyang bumalik sa clips. Pagkaman gustong kiligin ni Wendy nang tumawag sa kanya si Diego ng gabing iyon, alam niya kung tungkol saan talaga ang pakay nito, na hindi nga siya nagkamali. Actually, naunahan mo lang akong tumawag. May nangyari kanina.
I lost my cool at pinatulan ko si Luther. Hanggang ngayon, kumukulo pa rin ang dugo niya sa jablong yun. Alala na kakapagpainis sa kanya. Ay ang katotohanang walang ginagawa si Annalyn sa gitna ng mga to. What was wrong with her friend? Ano nangyari? Sanaktan ka rin ba niya? Uy, concern. Hinayaan niya ang sariling kiligin muna bago niya mabilis na kinuwento rito ang nangyari kaninang tanghali. I have to talk to her. Pasya nito pagkatapos siya nitong pakinggan. Kailan ko siyang pagsabihan habang may panahon pa. Good luck on that. Ilang beses ko na siyang sinubukang kausapin at kung hindi siya makikipagtalo sa'yo, inililigaw lang ang usapan o sadyang iniiwasan ang topic. Frustrated na wika ni Wendy. Please don't give up on her, Wendy. Nahilot niya iyon. Sabato at tumingala. Pero ano pang gagawin ko? Kanina lantanang kinampihan niya ang jablong yun. Napahiya lang ako. Mas mabuti nga sigurong ikaw ang kumuusap ng masinsinan sa kanya, Diego. Baka mas makinig pa yun sa'yo. Bumuntong hininga ito. Kamusta ka na, Wendy? Tanong nito kapag kuwan. Okay lang. Nakangiting sagot niya. Kailan ka ulit pupunta rito sa The Hive? Lumapad ang ngiti ni Wendy. Halos abot tenga. Why? Do you miss me? Tumawa ito. Parang gusto niyang manlambot. Paano'y napakasarap sa tenga ng tunog ng pagtawa nito? Swabe at lalaking-lalaki ang dating. Kaya naman di pa rin siya naniniwalang bading nga ito. I run a bar, Maxine. Natural lang nayayain ulit kitang pumunta rito. Paano ka naman kikita sa akin ilagi namang libre ang drinks ko dyan? Nagbabayad ka naman ng entrance fee. Ayaw mo kumigyan ng passes eh. Magkahalong lambing at pagmamaktol na sabi niya. Okay, bibigyan kita ng special pass sa sunod na magkita tayo. Really? Yes. Tumawa ulit ito. Oh, she could hear him laugh forever. Ayan, ako na tuloy ang lugi sa'yo. I will help clean the tables. Pabirong alok niya. Yeah, like I would let you do that. You are so sweet, Diego. I know. Sayang ka talaga, Diego. So, naniniwala ka ng bading ako? Nangihinayang ka na eh. Siya naman ang tumawa. Hindi pa rin. Ang kulit mo? Matagal na. Ano bang kailangan kong gawin para patunayan sa iyong bading nga talaga ako? Parang nasa-challenge na hamon ito sa kanya. Ginapangan ng init ang kanyang katawan. Isang pamilyar na uri ng init na nag-umpisa niyang maramdaman mula na makilala niya si Diego. Wendy? Pakli ni Diego na matahimik siya. Nabilis siya nag-isip. Naglulumikot ang imahinasyon. Pumapaimbabaw ang kanyang malikot na loob. Liligawan kita, Diego. Aakitin kita, tingnan natin kung hindi ka bibigay. Nakapikit na sabi niya. Ito naman ang natahimik. Ilang beses napalunok. Nasabi niya iyon na hindi niya maaaring bawiin. Isa pa, siya ang taong may palabra de honor. Parang pigil-pigil itong paghinga niya na muling magsalita. You are one crazy woman, Wendy. Bakit parang nagulat ka sa gagawin ko? If you're really gay, madali lang para sa iyong hindi bumigay sa mga pangaakit ng mga babae. Hindi ba? Dapat pa nga nandidiri ka. Hey, I didn't kiss you that night at the parking lot. But you wanted to, didn't you? Muli itong natahimik. Lumakas ang loob niya. I saw the way you looked at me, Diego. Napapaligiran ako ng mga tunay na bading mula pagkabata at alam ko kung paano sila tumingin sa mga babae. Paano ba ako tumingin sa'yo? Tanong nito sa humina at namaas na boses. Gusto na niyang papayapaan ang sarili. You looked at me with desire, Diego. Desire? I like that. But I'm sorry to inform you, sweetie, pero sadyang malikot lang imahinasyon mo at masyado kang presumptuous. In other words, you are being delusional. Tingnan natin. Okay, tingnan natin. Sa kabilang banda, kansaw ang inabot ni Diego sa kasalang kaibigan niya at co-owner ng The Hive na si Alden. Siya na lang kasi ang single sa kanilang limang magkakaibigan. Nakilala niya sina Quintin, Chance, Jervis at Alden na nasa kolehiyo pa lamang sila. Naging kaibigan niya mga ito at nagkasundo sila magtayo ng business pagka-graduate nila. Ang The Hive ang naisip nilang itayo. Mula sa main branch sa Makati, nagkaroon pa sila ng dalawang branch sa Quezon City. Nagkaroon din sila ng dalawang business partners na nag-invest para palakihin malapit ang negosyo nila, sina Nolan at Evans. Kabubukas naman ang isang buwan ng branch nila sa Baguio City at malapit nang matapos ang ipinatatayo nila sa Marikina. Si Quintin, tatay na. Sabi sa kanya ni Chance, tungkol sa kaibigan nilang nagbalik probinsya mula nang maikasal. Alam ko, dinalo ko maging inaanak natin 2 months ago pa, sabi niya. Huwag sanang magmana sa tatay. Biro pa niya kay Quintin. Kabuwanan naman ang misis ni Jervin ngayon, kaya wala sila mag-asawa rito, sabi pa ni Chance. At 6 months pregnant na rin ang misis ko. Nakangising dagdag pa nito. Sabay sulyap, sa misis itong si Iris na nasa buffet table.
And your point is? Naiiritang tanong niya. Humalakak si Kentin. Mag-asawa ka na rin, Diego. Yun ang tinutumbok ni Chance. Kung magsalita kayo, parang napipitas lang sa puno ng bayabas ang pwede maging misis ha. Hanggang sa napansin nga ng mga ito, hindi siya lumalapit sa magagandang babaeng nasa reception kahit kanina pa nagpapapansin sa kanya ang iba sa mga ito. Kumukupas na yata ang performance natin. Tansaw ni Chance. May monthly period ka ba, tol? Tumatawang tanong naman sa kanya ng groom na si Alden nang lumapit na sa mesa nila at yun ang inabutan nitong topic. Mga gago, singhal niya. Tumahimik na lamang siya at ininom ang natitirang champagne sa kanyang kopita. Last week, kinansala niyang matagal na nakaschedule na date niya sa isang magandang college professor. Tinanggihan na niya kagabi ang paanyaya ng isang babaeng film customer na lumabas sila. Was he getting tired of his escapades with women? Baka may hidden desire na rin siyang lumagay sa tahimik kagaya ng mga kaibigan niya. Alas 8 na ng gabi, na matapos ang reception na ginanap sa bahay ng bride sa San Pedro, Laguna. Sa halip na umuwi siya sa Makati, sa imo siya tumuloy. Agad na pinuntahan niya ang bahay na inuupahan ni Annalyn. Gabi na, anong atin? Pasitang talong nito sa kanya. Saka siya pinatuloy sa loob ng bahay nito. Gusto lang kitang dalawin, Annalyn, sabi niya. Kamusta na? Tanong niya pagkapo niya sa kalsa sala. Eto, sabi lang nito at ngumiti ng malamlam. I'll go make you some coffee. Sinundan niya ito sa kusina. Umupo siya sa kitchen table habang nagbubuo ito ng kape. You know, I kinda miss the bubbly Annalyn, sabi niya. Tumawa ito ng pilit. Wala na tayo sa high school, Diego. People change. Are you happy? Yes, bakit mo naman naitanong yan? Gusto ko lang makasiguro. I just hope he really makes you happy, Annalyn. I am happy with him. Ikakasal na kami, remember? Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Sinabi niya rito ang pakay niya, kaya siya nagpunta doon. He is hurting you. Annalyn scoffed bitterly. Sino nagsabi sa iyo niyan? Si Wendy ba? Napakadaldal talaga ng babaeng yun. That's the reason I also lied to her. Nangangamba akong idaldal niya ang totoo tungkol sa sekreto natin at makarating yun kay Luther. Concern lang sa iyong kaibigan mo. Ngumiti ito. So, balita niya sa akin may balak daw siyang akit-akitin ka. Pagbabago nito sa paksa ng usapan. Lukaret na Wendy yun. Panayang nood ng mga soft erotica video clips sa internet kahapon. Kumukuha raw siya ng pointers. Pointers from soft erotica? Anong klaseng pang-akit ang gagawin sa kanya ni Wendy? At bakit parang lalo siyang nai-excite? He had to admit, may kakaibang epekto sa kanya si Wendy. Napakadali niya mag-init dito just by merely looking at her legs and body. And that moment at the parking lot, he was only an inch away from kissing her. Ngayon, parang gusto niya magsisi kung bakit hindi pa niya tariloy ang hagka na yon. Kung hindi lamang niya pinahalagahan ang sekreto nila ni Annalyn. Oh damn, a kiss would not ruin the secret, would it? Huwag kang bumigay ron. Loko ka. Anghel pa yon. Bili ni Annalyn. Anghel pa siya? The news tickled his fancy even more. Ngayon pa lamang nag-iinit na siya. Desidido talaga siyang patunayang hindi ako bading ha? Nakangising sabi niya. I have never seen her act that determined, Diego. Parang mas na-challenge din siya sa nagiging takbo ng mga pangyayari. A hot woman was trying to seduce him. Kung tutusin, pwede niya ipagtapat kay Wendy ang totoo. Dahil magkakampi sila nito sa pag-agaw kay Luther para kay Annalyn. Ngunit kung gagawin niya iyon, hindi na nito itutuloy ang pang-aakit ito sa kanya. Just when things were starting to heat up and get interesting, makikipaglaro muna siya rito. Ayaw na niyang iligaw ang usapan. He would deal with Wendy later. But is it true, Annalyn? Sinasaktan ka nga ba ni Luther? Natahimik to at nag-iwas ang tingin. Bakit mo ito ginagawa sa sarili mo? You don't deserve a man like that. I love him. Asik ni Annalyn sa kanya bago siya tinilikuran at humarap sa counter kung saan naroon ng coffee maker. Mahal na mahal ko siya at ayoko mawala siya sa akin. Pero sinasaktan ka niya. Ano bang pag-ibig yan, Annalyn? Hindi naman sapat na mahal mo isang tao para mawalan ka ng respeto sa sarili mo nang dahil lang sa kanya. Hindi na to nagsalita hanggang sa matapos mabuo ang kape. Wala pa rin tong imik habang nagsasalin to ng kape sa dalawang tsasa. Look, I'm sorry kung sa palagay mo nakikialam ako. I just don't want to get you hurt anymore. I want you to be happy, Annalyn. He is my happiness. Sabi nito sa basag na boses, sabay lapag ng tasa ng kape sa kanyang harap. Kung pinaparusahan man niya ako, yun ay dahil kasalanan ko rin naman. You know how stubborn I can get sometimes. Hindi pa rin yun sapat na dahilan para pagbuhatan ka niya ng kamay. Please, maging masaya ka na lang para sa akin, Diego. Sabi nito.
Wendy was right. Wala kang gustong pakinggan si Annalyn. Sa kabilang banda, magtatanghali na nung pumasok si Wendy sa clips. Masama ang gising niya dahil inatake siya ng migraine kagabi. Ngunit tagling umaliwala sa kanyang paligid na makita niya isang nilalang na nakaupo sa couch receiving air ng salon at nagbabasa ng broadsheet. At tipong hindi lamang siya mabighani sa pisikal na anyo nito, kundi maging anchor ng clips. Parang gustong lamutakin ng mga itong lalaki at gawing tanghalian. "Hello, Wendy," Diego said, greeting with a big smile. Tumayo pa ito at lumapit sa kanya. "Hi, Diego," ganting bati niya. "Magpapakulot ka?" Tumawa ito. "Ayan na naman eh. Tao pa lang ito talaga, para siyang lumulutang sa lulhati. Wala rito si Annalyn ngayon. Pagbibigay alam niya." "Alam ko. Ikaw ang gusto kong makita." Nanlambot siya sa narinig. Sana nagpasabi man lang ito na makikipagkita to sa kanya ngayon, para nagsuot siya na mas maiksing short kaysa sa suot niya ngayon. Hindi bali, sexy naman ang suot niyang puting halter top. "Namimiss mo talaga ako, no?" Tudyo niya rito. "You can say that, yes. Umamin ka rin." Halos mamilipit sa kilig na sabi ni Wendy. Lalo siyang natuwa nang ayain siya nitong kumain sa labas. Ang totoo, nag-lunch na siya bago siya umalis ng bahay, pero nagsinungaling siya upang makasama nito sa pagkain. "Bakit di mo ginagalaw ang pagkain mo?" Sita sa kanya ni Diego nung nasa restaurant na sila. "Kumakain naman ako ah," sabi niya sabay pilit na sinubo ang isang piraso ng hipon mula sa kanyang creamy shrimp and scallop pasta. "Nahihiya ka lang yata sa akin," biro nito. Numiti si Wendy, nagiinit ang mukha. "Hindi ako madaling mahiya. Ipinaglihi sa Great Wall of China ang mukha ko sa kakapalan. Kinikilig ka sa akin, no?" Banat pa nito. "See? May bakla bang masyadong aware sa nararamdaman ng isang babae para sa kanya? You're not really letting that issue go, are you?" Astonished na tanong nito. "Nope." Tugon niya at confident na umiling. "Napansin mo ba kung paano ka pagpiyasa ng tingin ng mga bading kong crew sa clips kanina? Gwapong-gwapo sa'yo mga loka. Halos tumulo ng laway. And mind you, malalakas ang gaydar ng mga yon. Ramdam nila kung sino talaga mga kauri nila. Nahulaan nga nilang bading si Ricky Martin bago pa siya mag-come out eh." Nangiting pinagpatuloy lang nito ang pagkain. "At napansin mo yung waiter natin kanina? What about him?" Disinterested na tanong nito. "Hindi mo ba nakita kung gano'n siya kagwapo? Kung bading ka talaga, mapapansin mo yon. But I saw the way you looked at him, Diego, at hindi yun tingin ng isang bading." Ngunit matigas talaga ito. "Wendy, may gusto ka lang yata sa akin kaya hindi mo matanggap kung ano talaga ako. Magsisinungaling pa ba siya?" "Fine, may gusto nga ako sa'yo. May problema ka?" Tumigil to sa pagnguya. Nagulat yata sa kaprangkahan niya. "Yun pa ang isang punto ko, Diego. Makakaramdam ba naman ako ng ganito sa'yo kung bading ka nga talaga? You're being misled, baby." "Baby?" Gusto niyang endearment yun na pangalawang beses na itong ginamit sa kanya. It was sweet and sexy at the same time. "Alam ko ang ginagawa ko. Bibigay ka rin sa akin." "Amazing." Mahinang sabi nito. "Saka bakit parang maligalig ka? I've already told you kung bading ka nga talaga. It would be so effortless for you to resist me. Anong gusto mo? Sabunutan kita para matigil ka na sa kabaliwan mo?" Ang lakas ng tawa niya. Maya-maya pa, kinuwento ni Diego ang pakikipag-usap nito kay Annalyn kagabi. "Sabi ko na sa'yo wala siyang papakinggan eh." Frustrated na sabi niya. "Pero ayaw ko namang sumuko na lang, Wendy. I am so worried about her. Who knows kung ano pang pwedeng gawin sa kanya ng gagong yun. I know, I feel the same way pero nahihirapan ako makialam. Last time namang himasok ako, kulang lang magsapakan kami ng jablong yun. Huwag ka lang niyang sasaktan, kung hindi sasamain talaga siya sa akin." "Whoa, ang macho ng pagkakasabi mo, pare. Parang action star lang." Sabi niyang sinundan niya ng tawa. "May bading bang ganyan magsalita, ha?" Napupuno siya ng pag-asa sa dibdib na tama siya sa paniniwalang hindi ito bading. Nagkamot ito ng tungki ng ilong. "Look, ayoko lang na may mga babaeng nasasaktan, alright? At saka..." Matamantong tumingin sa mukha niya. He had mixed reactions. The expression on his face was gentle, yet also showed how worried and concerned he was. "What? Concerned ka rin sa akin? Baka may feelings ka na rin sa akin. Hindi ka lang umaamin, ha?" Pabirong to Johnny Wendy. Although she secretly wished na totoo sana may feelings din sa kanya sa Diego, matindi nga yata ang tama niya sa lalaking to. Eksaheradong umabo ito. Sa kabilang banda. "Oh, nandito ka pa?" Sita ni Wendy kay Diego na makitinta sa harap ng clips, isang gabing pasara ng salon. "Hindi ba dapat masaya ka dahil inihain ko na mismo ang sarili ko sa'yo?
Hindi ka na magpapagod na puntahan pa ako sa The Hive para lang akitin ako. Pabilong sagot nito. Abat, hinahamon yata siya nito. What? Binamalit itong kakayahan niya sa pangaakit? Pwes magkakaalaman sila. Okay, game. Niyaya siya nito mag-dinner. At nang matapos silang kumain, tinanong siya nito kung may gagawin siya. Siyempre, sinabi niyang wala dahil naramdaman niyang yayayain siya nito somewhere. At hindi siya nagkamali. Niyaya siya ni Diego na manood ng sine. Isang R-rated na Hollywood romantic movie ang isinuhesto niyang panoorin nila na agad naman itong sinang-ayunan. Mahilig ka talaga sa ganito, Wendy? Tanong nito sa kanya nung nakapasok na sila sa sinihan. Anong ganito? Yung may bed scene. Sabi sa akin ni Annalyn, patay na unood mo ng soft erotica sa internet. Chismosa palang babaeng yun. Pumalatak siya. Diego smirked. Sinabi niya rin sa akin ang dahilan na nilaglag pala siya ng kaibigan sa lalaking to. Oo, kaya humanda ka sa akin. Sabi na lamang niya. Sa pinakalikod na raw sila pumesto. Tatlong linggo na rin palabas ang pelikula kaya mangilan nila lang ang mga tao doon. Boring ang pelikula at inaasahan niya yun dalang totoo, hindi talaga siya mahilig sa mga romance story. Pero narinig niya adult team ang pelikulang yun na may matitinding scene kaya yun ang pinili niyang panoorin nila. Gusto niyang makita ang reaksyon ni Diego. Tahimik lamang sila magtatabi at basta nagbabakbakan sa kama ang mga bitas sa pelikula kay Diego naman siya nakatingin. Sumulyap ito sa kanya bago binalik ang screen na tingin. Why? Are you looking at me like that, Wendy? Why? Am I making you uncomfortable? Balik tanong niya at nilapit pa ang bibig sa tinga nito. Wrong move yata yun dahil nasa mew niya ang amoy ng balat nito at agad-agad na nagka-revolusyon sa kanyang kalooban. Wendy was bound para akitin ka. Ngunit anong nangyari parang siya ang nasakit dito ngayon wala naman tong ginagawang deliberate move sa kanya. Ginising nito ang lahat na natutulog na sensualidad sa katawan niya. Sensualidad? Yun ang tamang tawag doon at hindi kalandian. Nagsusumigaw na sensualidad. Ito naman ang bumulong sa kanya. Kaya ba ito napili mong panoorin natin ay dahil tinitesting mo na naman ako? Nagdulot sa kanya ng 1,000 mumunting kiliti ang boses at hininga ni Diego sa kanyang tenga. Pinilit niyang kumalma. Siya dapat ang in control sa sitwasyon. Bakit? Hindi ka ba tinatablan? Wendy, I am almost 28 years old. Marami na ako napanood na mas matindi pa dyan. Besides, the scenes are too lame. I mean, hindi ka ba tinatablan ngayon may katabi kang babae habang nanonood ng ganyan? Lakas loob pang tanong niya. Exasperated, na inirap nitong mukha sa kanya. Jesus Christ, Wendy, I'm watching a movie. Will you please shut your mouth? Mahina, ngunit parang sabi nito sa kanya. Nasa mga labi niyang paningin nito. Make me. Inilapit niya ulit ang mukha niya sa mukha nito. I dare you. Come on, shut up. He uttered a cuss word before burning his face close to hers. Nahigit niya ang hininga niya at halos idampi na ni Diego ang mga labi sa labi niya. He was restraining himself yet she could feel his yearning. Nararamdaman niya na gusto talaga siya nitong haggan, kagaya na nangyari sa kanila sa parking lot ng The Hive. At hindi siya papayag na walang mangyayaring haggan sa kanila sa pagkakataong yun. She brushed her lips against this at tila naging gulaman lahat ng parte ng katawan niya sa panlalambot. The touch of his lips was electrifying. She heard him whisper in his throat before he grabbed her neck and pressed his mouth against hers. Higit pa sa kanyang iniisip noon, ang haggan pinapadaman ito ngayon sa kanya. Halos kumuwala ng kanyang katinoan at hindi na siya nakatugon sa paghaggan ni Diego. His kiss was insistent, overwhelming, and heating her up. Noon na siya binitawan ni Diego, nakanganga, nanlalaki ang mga mata. Tumatahip ang dibdib na nakamata lamang si Rito. Lumilipad pa rin ang wisyo niya at nag-aapoy pa rin ang pakiramdam niya. A lopsided grin formed along his mouth. Eskandalosa ka pala, sabi nito, saka ibinalik ang atensyon sa pelikula. Hanggang sa ihatid siya ni Diego sa clips, kung saan niya iniwan ang kotse niya ay parang lutang pa rin ang pakiramdam niya. Are you okay? Tanong sa kanya ni Diego na may pinong ngiti sa mga labi. Yeah, ani niya sa kakinilas ang suot na seatbelt. It was the kiss, wasn't it? Ipinagpaliban niya ang paglabas ng kotse nito. Fine. Ngayon mo sabihin hindi ka tunay na lalaki, Diego? Sabi niya. That was one hell of a kiss. A kiss is a kiss. Anyone can do like that. Nakangising sabi nito. Anyone? Hindi niya hinayaano na ex-boyfriend niyang haggan siya ng ganoon. And she never thought that her body could be that responsive.
Not just anyone, Diego. May ibang epekto sa akin ang haggan mo. Kung ba din ka nga talaga, napukaw ka ba ng haggan ko? Hindi nang kasagot si Wendy. She just swallowed twice and blinked countlessly. Siya yata ang inaisahan nito sa sinehan. Pinaglaruan yata siya nito. Sa halip bumagsak ito sa kanya, siya ang bumagsak dito. She just let him kiss her and melted helplessly in his arms. Pero dapat pa rin siya magsaya dahil malapit na siyang mapaamin ni Diego na lalaki nga ito. I've gotta go. Paalam na niya rito at tumawak sa handle ng pinto ng kotse. Hinawakan siya rito sa braso bago niya nabuksan ang pinto. I'll be in Imus for a week, Diego. When will I see you again? Tila umaasam na tanong ni Wendy. Hindi ba sa Lunes na tayo susukatan ng mga damit na gagamitin natin sa kasal ni Annalyn? He frowned. But that's like 5 days from now. Will you miss me? Puro ng antisipasyon ang tinig ng tanong niya. Yes, buong-buong sagot niya. Napakasuyo ng pagkakangiti sa kanya. No man had ever smiled at her like that. Nakangiting nagpaalam siya rito. Good night, Diego. Thank you for this lovely evening. It was my privilege, sabi nito, sa kainingat ang kamay niya at hinagkan iyon. Nang makapasok na siya sa kanyang kotse, doon na niya pinakawalan ang pagkahaba-haba at pagkalakas-lakas sa tili. Sa kabilang banda, desidido ka na ba talaga, Annalyn? Tanong ni Wendy sa kaibigan niya na samahan itong umorder ng mga souvenir para sa kasal nito. Ano ka ba? Natatawang sabi nito. Naipadala na nga namin ni Luther lahat ng invitations. Ngayon pa ba ako uurong? At dapat si Luther ang kasama mo ngayon at hindi ako. Nakasimangot na sabi niya. Kanina pa sila sa shop at wala pa rin mapiling design si Annalyn. Eh, pamabae raw kasi ang galito. Napaka-sexist talaga na mapapangasawa mo. Hindi naiwasang sabihin ni Wendy. Nag-going ang kanyang cellphone. Napangiti siya na makita sa caller ID ang pangalan ni Diego. Nag-aaya itong mag-lunch sila. I am with Annalyn right now. Sinabi niya rito ang kinaroonan nilang lugar. Okay, let's have lunch together. Susundin ko kayo dyan, sabi nito. Nakangiting napailing na lang si Annalyn na mapagpaalam na sila ni Diego. Talagang ayaw mo mag-give up ha? Not now, sabi niya. Not now natikman na niya ang nakababaliw na hagga ni Diego. Ngunit nahiya siya ikwento kay Annalyn ang nangyari sa kanila ni Diego sa sinihan. Hindi pala ganun kakapal ang kanyang mukha. Dumating na tlat-tlat si Diego sa kanyang roonan nilang shop, ngunit wala pa rin mapigil si Annalyn. Naka-display na sample design ng mga wedding souvenir. Kahit matyaga naghihintay si Diego sa kanila, nagpasya na lang si Annalyn na kumain na sila ng tanghalian. Kumakain na sila sa isang restaurant nang tumawag si Luther kay Annalyn. Nagkatinginan na lamang sila ni Diego na mag-umpisang magtalo ang mga ikakasal. Dahil katabi siya ni Annalyn at sumisigaw sa telepono si Luther, naulinigan niyang ilang sinasabi ng lalaki. Nagalit yata si Luther at wala pang napiling wedding souvenir si Annalyn. Magkikita raw mga ito pagkatapos silang kumain. Para na wala na ng gana si Annalyn kumain matapos ang phone call nito. Malumbay na nalulalaw ramang ang pagkain nito sa plato na hawak nito mga kubiertos. Hindi na nakatiya si Diego. Sa lahat naman ay kakasal. Ikaw tumukang Biyernes Santo. Pabirong wika nito. Ngunit ayaw niyang magbiro. Hindi ka dapat sinisigaw si Gwene Luther kahit pa sa telepono lang. Aba, sa lakas ng boses niya, dinig na dinig ko lahat ng pagmumura niya sa iyo. Guys, please. Iritadong awat sa kanila ni Annalyn. Hindi ko kayo pinakilala sa isa't isa para magkampihan kahit pagtulungan ako. Wendy scoffed. At kami pa ni Diego ang masama ngayon. Halos hindi makapaniwalang sa amin niya. We're your friends, Annalyn. Concerned lang kami sa'yo. Mahinahong sabi naman ni Diego. Then you should be supporting me instead. I'm getting married, for goodness sake. Muli sila nagkatinginan ni Diego. Ibubukas sana niya ang bibig niya upang magsalita, ngunit pinanlakan siya ng mga mata ng binata bilang senyas na pinatatahimik siya. Sumimangot siya at pinagpatuloy na lamang ang pagkain. Na mag-excuse si Annalyn upang pumunta sa restroom, doon na siya pinakawala ng inis niya. You know what? Hindi dapat mangyari ang kasalang to. Nanggigigil na sabi niya kay Deco. I agree, pero anong gagawin natin? Tila desperadong tanong na to. Naisubsub niya ang mukha sa mga palad niya. I don't know. Hindi naman ako pwede magpanggap na may taling na sa buhay at gawin kong last week kaya na rin hindi niya magpapakasal kay Luther. Hindi nga convincing. Mukhang mas malakas ka pa sa kalabaw. Nag-angat si Wendy ng tingin dito.
And as if pagbibigyan naman niya ako. Ewan ko kung anong klaseng gayumang ginamit ang Luther na yun sa kanya. Matanong ko nga yun minsan, gagamitin ko rin ang gayumang yun sa'yo. Nagagayuma mo na nga ako eh, hindi ba? I already kissed you, Wendy. He said in a seemingly teasing voice. Kahit hindi niya nakikita ang sarili niya, alam niya, mas mapula pa siya kaysa iniinom niyang strawberry shake. Pinigil niyang alalahanin ng mainit na hagan na pinagsaluhan nila at baka mapasigaw siya ng di oras. Nakalabas na si Diego ng restaurant na magpakita roon si Luther. Napainig na lamang siya sa nakikitang parang galit na toro na itsura nito. Lakas loob na inirapan naman to ni Wendy ng tuloy nito makalapit sa kanilang tatlo. Let's go! Agad na sabi ni Luther kay Annalyn at mahigpit itong hinawakan sa brasong huli. Hindi tayo uwi hanggat wala ka napipiling design ng souvenir na yan. Kaya huwag ka nang maarte, you hear me? Maotoridad pa nitong sabi sa dumadagundong na boses. Pigil na pigil ni Diego ang sariling upakan to. It would surely blow his cover. Dahil may bading ba namang nananapak? O baka meron nga? He didn't know. I'm not being maarte. Wala lang ako makita magandang design sa shop na yun. Sagot ni Annalyn kay Luther. May inupahan kang wedding organizer. Bakit di mo ito pinasikasa sa kanila? I want us to do this ourselves, Luther. Gusto ko lang naman kahit pa paano unique para may personal touch pa rin ang pamimigay natin sa kasal. Paliwanag ni Annalyn. Okay then, let's go. Halos matumba si Annalyn sa paraan ng paghatak ni Luther dito sa sidewalk. Kinaladkad nito ang kaibigan niya. Hey, take it easy on her. Hindi na natiis na sabihin ni Diego at sumunod siya sa mga ito. Kating-kating na talaga siyang upakan to. Tumigil sa paglalakad si Luther at tinarap siya. What? You had a problem with it, fag? Sigang-sita nito sa kanya sa nangasal na boses. Nakatiimbagang na humakbang siya palapit dito, ngulit bumagit na si Annalyn. Hinawakan siya ni Wendy sa laylayan ng suot niyang t-shirt. What? Pinagtatanggol mong abnormal na yan? Nanlalaki ang butas ng ilong na kastigo ni Luther. What the? Luther? Nanggigigil na sabi ni Wendy. That's enough, Luther. Patiling sabi ni Annalyn. Huwag mo akong sisigawan. Bulyaw ni Luther kay Annalyn, sabay sampal dito. That's it. Ngunit humarang ulit sa kanya si Annalyn. Please, don't. Umiiyak na pakiusap ito sa kanya. Namataan niyang palapit sa kanilang security guard ng kinainan lang restaurant. Muli namang hinaltak ni Luther si Annalyn at walang sabi-sabi, binigyan siya nito ng right job sa mukha. Sapol ang kaliwang mata ni Diego. Bago pa siya nakagandi, inawat na siya ng gwardya. Sir, huwag mo kayong gumawa ng gulo dito. Magalang na sabi nito sa kanila ni Luther. Hindi na nagsalita pa si Luther. Bagkos, hinila nito si Annalyn at mabilis na naglakad ng mga ito papalayo. Tara na, Diego. Yaya ni Wendy. He's not worth it. Mainit pa rin ang ulo ni Diego na naglakad sa rin ni Wendy patungo sa gilid ng kalsada kung sa nakaparallel parking ang mga kotse nila. Let me see that. Mabining sabi ni Wendy nang matapat sila sa kanyang kotse. Banayad itong hinaplos ang kaliwang pisngi niya. Magkaka-black eye ka niyan. Magkahalong concern at inis na sabi nito at maingat na hinaplos ito ang gilid ng kanyang kaliwang mata. Okay lang, malayo sa bituka. Sabi niya at hinuli ang kamay nito bago pa man ito iyon mabawi. Tara sa bahay ko at tapalan natin ang ice pack. May anti-inflammatory meds din ako doon. Yaya pa nito sa kanya. Okay, mahinang pagbayag niya. Kumukulo pa rin ang dugo niya sa mga pangyayari. Can you drive? Concern pang tanong sa kanya ni Wendy. Tumango siya. I'll be fine, baby. Pinasunod niya ang itim na Ford territory niya sa pulang Toyota Camry ni Wendy. Hindi nagtagal sumapit sila sa tahanan nito. It was a modest brick bungalow with a spacious veranda. Pinatuloy siya nito sa loob at pinaapo sa sala habang kinukuha nito ang panlunas sa black eye niya. Mag-isa ka lang dito? Tanong na rito nang balikan siya nito sa sala. Yup. Ibinigay nito sa kanya isang tableta ng ibuprofen at isang basa ng tubig. Pagkainom niya ng gamot, yumuko ito sa kanya upang itapan ang ice pack sa kanyang mata. Nagulo ang kamalayan niya nang tumambad sa harap niya. Hinarap nito sa mababang neckline na suot itong tunic. I've got it. Ani at tinawakan ng ice pack sa mata niya. Umupo ito sa kanyang tabi. Ang tapang mo kanina ha? Sabi nitong may matipid na ngiti sa mga labi. Akalain mong di mo inurungan ng malaking jablong yun? Pasalamat siya, inawat ako ng gwardya. Sabi niya. Anong gagawin mo kung sakali? Sasapakin ko siya. Tumawa si Wendy.
O akala ko ba sabi mo bading ka? Dapat sa bulutan mo, di ba? Babae nga nanuntok din, bading pa kaya? Palusot niya. Hindi ka nga bading, Diego. Hanggang kailan ka ba magsisinungaling sa akin? Why would I lie to you? Natatarantang sabi niya. Hindi pa ako sigurado pero may duda na ako kung bakit. Damn, she was perceptive. Kung iniisip mong paninyuhagan ko sa'yo, forget it. I kissed you to shut up, remember? Ngunit mapilit to. You could have just plastered your mouth against mine. Instead, you gave me an explosive kiss, Diego. Medyo humina ang boses nito. Nabitawan tuloy ni Diego ang ice pack. Nang akmang dadampo rin niya iyon sa kanyang kandungan, mabilis na nahawakan yun ni Wendy. Nagdaiti tuloy ang mga kamay nila. Lalaki ka, Diego. Puno ng kasiguruhang sabi nito sa kanya. Hindi. Pagsisinungaling niya, lumapad ang ngiti nito. Okay, touch my body. Nalaglag ang mga paa ni Diego. At saglit na hindi siya nakahinga nang ilapit pa nito ang sarili sa kanya. Here, touch them. Hamon pa nito. What the hell? Kung bading ka nga talaga gaya ng pinipilit mo sa akin, dalawang klase lang mararamdaman mo sa paghahawak mo sa katawan ko. Either wala ka mararamdaman mo mali siya or mandidiri ka. Sabi nito. Come on, do it. Pamimilit pa nito. Nung hindi siya gumalaw, ay iniangat ito ang kamay niya at nilapit iyon sa katawan nito. Instantly, heat started to build up and stir inside him. At naramdaman na rin niyang sumisikip ang pantalon niya. You're crazy, Wendy. Hirap na sabi niya. She let out a sexy laugh. Lalo siya nag-init na igiyan itong kamay niya, napisa rin ang katawan nito. At salamat sa ice pack sa kanyang kandungan dahil naikubli niya ang nabubuhay niyang pagkalalaki. Is this turning you on, Diego? Pabulong na tanong nito sa kanya. How about this? Sa gulat niya ay pinasok itong kamay niya sa neckline ng damit ito at nilagay iyon sa loob nito. Trouble big. Big trouble. Wendy guided his hand some more. You like it, Diego, hmm? Sabi nito sa namamao sa tinig. Woman, you are killing me. Wala sa sariling sabi niya. Mahigpit ang hawak na isa niyang kamay sa armchair ng sofa. Pilit na ginamit niyang natitira reservasyon niya upang pigilan ang sariling haggan. Ang babaeng hawak niyang katawan ngayon sa mismong kinauupuan nila. How he wanted her to take her right now. Wala na siyang pakialam kung abuking ang sekretary ng Annalyn, but it wasn't right. It would be like taking advantage of Wendy too. She was an angel for crying out loud, and she was so tiny, he was afraid to crush her. Pero pwede niya itong ilagay sa ibabaw niya, or pin her against the wall, or maybe take her by the rear. Damn! Ang layo ng narating na imahinasyon niya. Diego, ang mabuti pa siguro sabihin na niya kay Wendy ang totoo. Dahil baka sa sunod hindi na siya makapagpigil. But screw him to hell. He loved what she was doing to him. He looked at her face. Her face was already flushed and she was biting her lower lip to suppress her shout. He could hear her labored breathing. Stop! Stop it right now! You fool! Sigaw niya sa sarili. Pikit matang hinila niya ang kamay mula sa katawan ni Wendy at mabilis na tumayo. God only knew the amount of strength that he used to do that. Kailangan ko nang umalis. Sabi niya at tinalikuran si Wendy. Hindi na siya lumingon. Patakbong lumabas siya ng bahay nito. Sa kabilang banda, pangiti-ngiti si Wendy habang sinusukatan siya ng mananahi gamit ang tape measure. Katabi niyang sinusukatan si Diego. Kanina pa sila naghuhuli ng sulyap sa lablong dress shop. Hanggang ngayon siguro, shock pa rin ang loko sa ginawa niya nung nasa bahay niya ito. Siya man ay nagulat din at takuhan niyang gawin ang nakakalokang move na yon. Imagine, ipinahawak niya rito ang katawan niya. She did not even think. Basta, sila man talaga nalaman niya ang pagkakataw sa lalo nila Diego ang isa't isa. Inaamin niya, naakit din siyang gawin iyon. She did not know she could be daring and she did not expect that swelling effect on her either. Umupo siya sa bakanting single chair nang matapos siyang sukatan. Nang matapos si Diego, lumapit na sa kanyang upuan niya at umupo sa armchair ng silya dahil walang bakanting upuan. He extended his arm around her and held in the back of the chair, keeping his balance. Natuwa siya sa pagkakadaiti nilang yon. She crossed her legs, casually rubbing her thigh with her hand. Alam niya, nakatingin si Diego sa legs niyang naka-expose sa suot niyang denim miniskirt. Hindi masyadong mababa ang neckline na suot niyang fitted shirt. Ngunit alam niya, nasisilip din ni Diego ang harap niya sa pagkakapeso nito sa upuan. Do you like the view? Pabirong tanong ni Wendy rito
sa pinahinang boses upang hindi marinig na ibang tao naroon. "Stop it, Wendy!" Pawirong saway nito. Wendy kinda like being like him. Nagiging mas confident siya bilang babae at pakiramdam niya yung napakaganda niya. She giggled. "You stop lying to me. Jeez, this is getting outrageous." Tumawa lang ito ng mahina. Napaigdan si Diego na hagganito ang kanyang munbunan at tumakbay ito sa kanya. Napaka-sweet and tender ng gesture na iyon at iyon nakaligtas sa ibang miyembro ng wedding entourage na kasama nila. Ang lahat nangingiti, tila iniisip na may undayan sila. Lalo naman niyang isiriksik ang katawan dito. Pagkatapos sila manggaling sa dress shop, may isang malaking early dinner na ipinahanda si Annalyn sa isang restaurant para sa lahat ng miyembro ng entourage. Nasa party room sila ng restaurant at katabi niya si Diego sa upuan. Kaharapin lang sila Luther at Annalyn. Kinakausap pa rin siya ni Annalyn na parabang walang gulo nangyari sa pagitan nilang apat. Ngunit masama pa rin ang tingin niya kay Luther. Oo nga't masama siguro magtanim ng sama ng loob. Pero kay Luther hindi lamang siya magtatanim. Magpapalago pa siya at mag-aani, saka magbibinit magtatanim ulit ng sama ng loob. Yes, she was that mad at him. Casual ang nakausap ni Diego si Annalyn at madilim pa rin ang tingin dito ni Luther. Pinilit niyang sa pagkain na lamang mag-concentrate sa pagkain at sa gwapong lalaking katabi niya ngayon. Napangiti si Wendy nang maisip niya ang kapilihan habang nagde-dessert na sila. Idirikit niya ang binti niya sa binti ni Diego. Nang hindi ito gumalaw, pasimpleng hinawakan niya ang kamay nitong nakapatong sa hita nito. Tubingin ito sa kanya. Nagtataka sa unang ulit nang umiti siya, numiti rin to. Ngunit hinilit ay naasahan ang sumunod na galaw niya. Inilipat niya ang kamay ni Diego sa kanyang hitang nakatambad mula sa kanyang miniskirt. Muntik na siyang matawa na makita niyang pinanlakyan nito ng mga mata. "You're silly," pabalong na sabi ni Diego sa kanya. Tumawa siya ng mahina. "Yeah, but you like it." And then his face was beaming as he grinned at her. At siya naman ang ninakahanda sa ginawa nito. Swabing hinaplos ito ang kanyang hita. Napasinghap siya na maglandas na pataas ang kamay nito. Unti-unti gumagapang ang init sa katawan niya. Nang tumaas pa ang kamay ni Diego, nagpanik na siya. Sa katarantahan, nabitawan niya ang hawak ng tenedor at bumagsak iyon sa sahig. Tinampal niya ang kamay ni Diego nang yumuko siya upang damputin ang tenedor. Nang muli sila magharap, kinindatan pa siya nito. Pabiro naman niyang inirapan to. "Ngayon mo sabihin sa akin, bading ka nga talaga." "So, Annalyn, may napili ka na bang wedding souvenir?" Tanong niya sa kaibigan para maligawang epekto na nandiyan nila kanina ni Diego sa ilalim ng mesa. "Wala pa," sagot ni Annalyn sa kanya. Natawingan kay Luther. "You know what? Why not try those polymer clay things?" Suggested ni Diego. "Oo nga," sigun na niya. "I think may gumagawa niyan sa mall. May mapapersonalize mo pa. And you can even make your own design." "Oh, yun ba ang tawag doon? Polymer clay? Para nakikita na nga ako ng ganyan na small figurines. Nice idea," ani Annalyn. Numisi si Luther. "Iba talaga ang isip ng bading, ano? Creative mag-isip." Halatang nangunguti ang sabi nito kay Diego. Binaliwala ito ni Diego. "Yun kasi yung souvenir sa kasal na isang kaibigan ko kailan lang. Fridge magnet na groom and bride," sabi nito kay Annalyn. "Or po pwede ling maliit na replika ng wedding cake ninyo." So, suggestion naman niya. Ngunit mukhang gusto talagang mang-asal ni Luther. "Dapat yata gown ang isuot mo sa kasal ko para nakakayang may grooms man akong bading," sabi pa nito kay Diego. Noon na siya nawala ng pasensya. "What is your problem?" Asik niya kay Luther. "Wendy, don't." Mahinang saway sa kanya ni Diego. Halatang pinipigil din ng sariling magalit. "My problem?" Naiinis na wika ni Luther sa kanya. "Ang problema ko, mayroon ako isang abnormal na miyembro ng entourage. Kung hindi lang sa pamimilit ni Annalyn at kung hindi lang kinulong na isang partner ang bridesmaids namin, hindi ko papayang isali si Diego sa mga abay ko. Kung sinabi lang sana agad ni Annalyn ang tungkol sa kasarian niya, nabura ko na siya. Bago pa man magawa ang wedding invitation." "Luther, please, tama na," pakiusap ni Annalyn. "You are a sick, sick person." Nagigigil na sabi ni Wendy kay Luther. "You need help, dude. Seriously." Bumalat ulit si Luther. "Groomsman dapat, hindi ba? Hindi grooms kay." Kumawala ng temper ni Wendy. Dinampot niya ang baso ng iniinom na pineapple juice at sinabi ang laman niyon sa mukha ni Luther. Nababana sa tumayo ito at iniumang ang kamao sa kanya. Ngunit mabinis na nasanggan ni Diego ang suntok ni Luther na patungo sana sa mukha niya. "Wala ka talagang respeto sa mga babae."
Mababa ang ulit may diing sabi ni Diego dito. Hawak pa rin ang kamao ni Luther. Lalong wala ko respeto sa mga bakla. Sabi ni Luther at akmang gagamitin ang isang kamay upang suntukin si Diego. Naiwasan ni Diego ang atake ni Luther at binigyan itong huli ng isang sapak sa panga. Malakas yata ang suntok ni Luther dahil natumba sa sahig ito. That's for Wendy. Matiim na sabi ni Diego. Nagtilian ang ilang mga babaeng naroon. Sinaklulohan ni Annalyn ang nobel itong tila hilong-hilong nakabulagta sa sahig. Ngunit marahas na itinulak ito palayo ni Luther at nagpilit bumangon. Na mga sandaling iyon na sa mismong harap na nito si Diego. Na makatayo si Luther, isang uppercut ang sinilubong dito ni Diego. Saka hinawakan ito sa kwelyo. Nagulat yata lahat ng tao roon dahil nakatanga lamang ang mga ito sa mga pangyayari o ayaw lang umawad. May mga pinsan doon si Annalyn na alam ang kaimposiblihan na ugali ni Luther, lalo na ang pinsan nitong Sir Rex na minsan ang pinagsilosa ng nobyo nito. Sinaklulohan ni Wendy si Annalyn na tumama yata ang noo sa isang silya dahil sa lakas na pagkakatulak dito ni Luther. That's for Annalyn, ani Diego. Mahigpit na hawak pa rin ang kwelyo ni Luther. At ito naman ang para sa lahat ng mga bading na nilait mo, sabi nito at isa uling suntok ang pinakawalan at tinamaan sa mata si Luther. Hilong bumagsak ulit sa sahig si Luther. Doon na umiyak si Annalyn at pinalis itong kamay ni Wendy na nakahawak rito. I'm sorry, Annalyn, sabi ni Diego dito. Umalis na kayo rito, bulyaw ni Annalyn sa kanila ni Diego. Inilala niya sa kamay si Diego at magkasama sila nag-walk out. Nung nasa parking lot ng restaurant sila Diego, mainit pa rin ang ulo niya dahil sa nangyari. Hawak pa rin ni Wendy ang kamay niya. Naaawa siya kay Annalyn, ngunit kung ayaw naman itong tumanggap ng payo at tulong, ano bang magagawa niya? Sige, idinay mo pang tunay kang lalaki, sabi ni Wendy sa kanya, nakangiting nakatingala sa mukha niya. Fine, sumusukong sabi niya. Useless na patuloy pa siya magsinungaling dito. She was right when she said that this was already getting outrageous. Hindi talaga ako bading. I knew it. Triumphant na sabi nito. Alam ko nagpapanggap ka lang para protektan si Annalyn mula kay Luther. Yes, but this was my idea. Si Annalyn talaga nakaisip nito at pinilit niya ako sumakay na lang dahil nasabi niya kay Luther na bading nga ako. Hindi ko na talaga siya maintindihan, Diego. Magkahalong inis at lungkot na sabi ni Wendy. Kung inaabuso man siya ni Luther, iwan niya ang nadyablong yun. Ayoko mawalan siya ng self-respect. Nakangiting hinawakan niya ito sa baba. Annalyn is not you, Wendy. Mas matapang at matalino ka sa kanya. Kung nagpapanggap ka lang pala, bakit pati sa akin nagsinungaling ka? Sabi kasi ni Annalyn, madaldal ka daw eh. Sabi niya at sinundan iyon ng tawa. Sumimangot ito. Pwede naman ako magtago ng sekreto, no? Saka diba, close tayo dahil pareho nating hate si Luther? Kung ayaw ni Annalyn malaman ko ang sekreto nyo, pwede mo namang sabihin yun sa akin at hindi ko inpapaalam sa kanya. Naghihinampong sabi nito. From her chin, his hand went up to her cheek. It's because of this. Sabi ni Diego, tinawid ang espasyo sa pagitan ng kanilang mga labi. Marabdob niyang inangkay ng mga labi nito at di niya gaanong, nung una, itong haggan. Ngayon, gumanti na ito na haggan. Nang palalim na ng palalim ang haggan niya, napilitan siyang putulin yon. They were in a public place under a street lamp at wala pa siyang babaeng nahagkan sa isang pampublikong lugar. And now, will you stop seducing me? Aniya. Diego felt relieved that he had already told her the truth. He could stop playing with her now. Ngunit mas malaki yata ng parte ng pagkatao niya ang nangihinayang dahil titigil na sa kabaliwan nito si Wendy. Alam na nito ang totoo. Hindi na siya nito aakit-akitin pa upang mapaamin. He would surely miss those moments. Hindi ito nagsalita. Hindi niya alam kung panghinayang dala na sa mukha nito ngayon. I have to go, Wendy. Paalam na niya. Babalik pa ako sa Makati mamaya. Ilang araw nang hindi tumatawag o nag-text kay Wendy si Annalyn. Hindi na rin ito nagpapakita sa clips. Hindi na siya magtataka kung burado na siya sa listahan ng mga abay. Nakahanda na rin siya kung sakaling i-pull out ni Annalyn ang investment dito sa salon. Nakausap po na ba siya? Tanong niya kay Diego nang dumalaw ito sa kanya sa clips isang hapon at buksan niyang topic tungkol kay Annalyn. Hindi pa, wala siyang tawag o text man lang sa akin. Did you ever contact her? No, she's still mad at me, so she won't listen anyway. At saka anong sasabihin ko sa kanya? I'm not sorry for what I did to her stupid fiancé. Eh bakit ka nagpunta rito? Nakangiting tanong niya. Magpapagupit ako. Natawa si Wendy. Ang layo mo namang magpagupit. Sa gusto ko rito sa imus magpagupit.
Gusto mo lang yata ako makita eh. Tudyo niya. Ngumiti si Diego. Oo, kasi ikaw ang gusto ko magupit sa akin. Ay, hindi ako muna namang gupit. Taga-shampoo lang ako rito. Pag sinisipag ako makialam sa trabaho. E di, shampooin mong buhok ko. Hiling nito. Nauwi nga sila sa shampoo area. Hindi ka na nagpupunta sa The Hive. Sabi ni Diego habang sinishampoo niyang buhok nito. Namimiss mo talaga ako, no? Natatawang sabi niya. Fine, I've missed you. Pag-amin nito. Kinilig naman siya. You've missed talking to me, you mean? Yes, and I've missed being with you, Wendy. Did you ever miss me? Tanong nito. Miss? That would be an understatement. Crave was marked lightly to be the right term. Yes, she was craving for him like a dry dessert that had been waiting for the rain. Wendy? Tahimik lamang niyang pinatay ang faucet nang matapos yung balawa ng buhok nito. Humawak ito sa kamay niya nang akmang kukunin niyang tuwalyang pamula sa ulo nito. He tilted his head back and looked up at her, his eyes waiting for her answer. Yes, I've missed you too, Diego, sabi niya. Hindi naghiwalay ang tingin nila sa isa't isa. Kusang bumaba naman ang mukha niya sa mukha nito at masuyo itong hinagan sa mga labi. Are you seducing me again? Pabalong na tanong nito nang ihiwalay niya ang mga labi niya rito bago pa lumalim ang kanilang ginagawa. Ayaw niyang ma-iskandalo ang clips kung may makakita sa kanila roon. Umamin na nga ako sa'yo, hindi ba? Wendy playfully pinched his nose. Ikaw tong nangaakit dyan eh. Deny mo pa ako rito? Don't start, Wendy. Pabirong banta nito. Baka hindi mo mapanindigan yan. Baka ikaw dyan ang hindi kaya manindigan. Pinunasan na niya ng tuwalya ang buhok nito. They were sexually drawn to each other. She admitted it to herself now. Dahil kahit wala ng dahilan para akitin pa niya si Diego, gustong gusto pa rin niya makipaghagan dito at higit pa roon. Sa kabilang banda, parang eksena sa pelikulang biglang nag-slow motion ang lahat ng mamataan ni Diego, isang sexy na babae, naglalakad patungo sa bar ng The Hive. It had been a while na hindi siya tumitingin sa mga hot babe, as he usually put it, but this one tonight was an eye-catcher. Nabighani siya sa suot nitong semi-backless dress, a hot tiny dress that showed off her killer legs and exposed delicious flesh from her back and shoulders. Maraming mga lalaki nakatingin dito na tila hindi naman ito pansin. Taas noong naglalakad ito sa suot na silver pumps na may mataas na heels. Wendy, he uttered. Kahit likod lamang ng babaeng nakita niya, sigurado siyang si Wendy di mayuga iyon. Dahil wala ng babaeng nagbabatid sa kanya ng ganong klaseng init, kahit tinitingnan lamang niya ito. He cursed himself as he walked towards her. Hindi dapat siya nakikipaglapit kay Wendy, not in this sense na hinahayaan niyang sariling maakit dito. Oo nga, at alam na niyang attracted sila sa isa't isa. Ngunit alam din niyang hindi kapareho ni Wendy ang lahat ng mga babaeng nagdaan sa mga kamay niya. She was an angel. She was curious like hell. At siya ang napagbabalingan nito. Ayaw niyang tuluyan sila makalimot kahit alam niyang hindi niya pagsisisihan kung may mangyari man sa kanila. Ang inaalala niya ay si Wendy. Hindi niya alam kung alam ba nito, kung ano talagang pinapasok nito at hindi niya alam kung seryoso ito. Hindi mo talaga ako matiis, no? Nakangiting bungad niya kay Wendy pagkalapit niya rito. May in-order tong isang shot glass ng brandy. Excuse me, hindi ko ang pinunta ko rito. Sabi nito sabay inom sa hawak na baso. Liar, tudso niya. Saka siya mo po sa tabi nito. Oh, akala ko ba hindi ka umiinom na may halong alcohol? Nagpapalakas lang ng loob. Anitong uminom muli? Kinunutan niya ito ng noo. Bakit? Ano bang gagawin mo? Maghahanap ako ng kadate dito. Are you serious? Eh ayaw mo akong i-date eh. Tila may hinampos sa tinig na sabi nito. Nang maubos ang brandy, tumorder pa ulit ito sa bartender. You want me to date you? Hindi makapaniwalang bulalas niya. She pouted. See? Shocked ka na agad sa idea. Mali ko bang gusto mo ako makadate? Tinungga nito ng straight ang laman ng baso. Diego, manhid ka ba? Tanong nito kapag kuwan. Magbumukha siyang gago kung magsisinungaling siya. Fine, I know, gusto natin ang isa't isa. Humingi ulit ito ng anak sa bartender. Higit pa sa gusto. Anitong sinundan ng pag-inom. Para nagmisto lang tubig lang ang brandy rito. We want each other and I don't get what you're still resisting that urge. Hininaan niya ang boses niya. That sexual urge, you mean? Exactly. Umorder ulit ito ng brandy. Pinaalalahanan niya ito nang tunggain na naman ito ang laman ng baso. Magda-drive ka pa pauwi, Wendy. Nag-taxi ako papunta rito. Balak mo talaga maglasing? Nagkibit balikat lamang ito. Pinigiran na niya ito nang muli pang humingi ng alak. Let's go upstairs. Yaya niya rito at hinawakan ito sa kamay. Bakit? Ayaw mo ako makahanap ako ng date dito? Lasing na yata ito. Mas tumatabil na ang dating matabil na dila. Wendy, just come with me.
pakiusap niya. Inalalahan niya itong sumakay sa elevator. Sa third floor sila nagpunta kung saan silang dalawa lamang ang tao. Doon ang main office ng The Hive kung saan si Jervis ang tumatay yung general manager. Daytime ang office hours doon. Ang opisina niya sa second floor na adjacent sa sports bar at pinapaunahang function room. Naroon ngayon ang assistant niyang si Duncan. Ang opisina ni Jervis ang naisip niyang pagdalhan kay Wendy. May tama na to ng alcohol at nangangamba siya na kung hindi niya ito mabantayan, baka may mga lalaki magsamantala sa kalagayan nito. Or, damn him! Hindi pa niya madiretso sa sarili niya na hindi niya kayang isipin ang ibang lalaking kapiling si Wendy maliban sa kanya. Marunong din pala siyang magselos. Ano mo ba ang ginagawa mo, Wendy? Tanong niya pagkasalan niya ng pinto. Umupo ito sa couch. What exactly do you mean? Umupo siya sa center table at kaharap na couch. This baby, you're playing with fire. Nagkaamin na tayo kanina, we want each other, hindi ba? Tego, we're grown-ups. Hindi ako tanga para hindi malaman ko anong ginagawa ko. I've been wanting you since the first time I saw you. Pero, hindi na niya naituloy yung pagrarason dahil sinalyuhan ito ng hagga ng kanyang bibig. Na hindi niya namalayan kung paano nakalipat si Wendy sa kanyang kandungan at tila kumilos ng kusa ang kanyang mga kamay upang ibaba ang straps ng damit nito at ihantad ang katawan nito sa kanya. Napigil niya ang paghinga at napangiti sa nakitang kagandahan. Her body looks scrumptious and begging to be kissed, to be tasted. Ngunit sinika pa rin niyang magpigil kahit napakalakas na ng hatak ng init sa kanya. Nagdadalawang isip na tumingin siya sa mukha ni Wendy. I am not drunk, Diego. Malakas na ang loob ko dahil sa alcohol. Pero alam ko ang ginagawa ko ngayon. Now tell me, you don't want me and I'll walk out of here. Hamon ito sa kanya. Hinawakan ito ang isang kamay niya at nilalayon sa bibig nito. Hinagkan isa-isa ang kanyang mga daliri bago pinaudaustos pababa sa leeg nito. Sa halip na sumagot, hinagkan niya ang katawan nito. Ang tagal din niyang inisip kung anong lasa ng mga iyon. Now he was feeling them. He was tasting them real good. Pumainan lang sa silid ang mahinang sigaw ni Wendy na tila nagudsok lamang sa kanya na pag-ibayuhay ng pagpapaligaya rito. Diego! Daing nito na mahigpit ang hawak sa kanyang buhok. Ang kanyang isang kamay humahaplos at mapisil sa hita nito. Naramdaman niya ang panganginig ng katawan nito, ang init na nagsusumidhi at nasasabik na rin ang lahat ng parte ng katawan niyang maangkin nito. He wanted her so badly that it was making him ache, but nagangat siya ng tingin dito. Sweetheart, aniya sa pagitan ng ginagawa nila. We should stop. What's wrong, Diego? He died a little when he saw the pain in her flushed face. I thought you wanted me too. Or am I not that pretty enough for you? Inawakan niya magkabilang pisngi nito. Wendy, it's not that at all. He muttered a curse. I don't want to do this here. Not now. But I want you right now. Frustrated na sabi nito. Hindi pa rin bumibitaw sa kanya. I need you. She pleaded. Diego knew by the look in her face that he had already pushed her to the limit. She needed release and he had to give it to her right now. Hindi niya akalaing darating ang araw na mas iisipin niya ang pangailangan ng kaulayo niyang babae. Oo nga't eksperto siya sa pakikipagtalik, ngunit mas isinasaalang-alang niya ang kanyang pansariling kasiyahan. Pero ngayon nagbabago ng lahat. Hinila niya patayo si Wendy at lumipat siya ng upo sa couch. Pinataligo niya ito mula sa kanya, raising and bundling her dress along her waist. Saka ito pinaupo sa espasyo sa pagitan ng kanyang mga hita. He smiled in amusement at how she could practically fit in there. At sinimulan na ulit nila ang eksenang naunod. Tama siya sa hinuha kanina na kailangan nga siya ni Wendy nang damhin niya ang kaibigan nito. Hindi nagtagal sinimulan na nila ang mainit na tagpo at sabay nilang narating ang rurok ng kaligayahan. Natutuwa siyang siya nagbibigay ngayon dito ng ganong uri ng kaligayahan. Isang musika sa kanyang pandinig ang pinakawalan nitong mahaba at malakas na sigaw ng marating nitong sukdulan. Sa kabilang banda, hindi na tumanggi si Wendy na magpresenta si Diego na ihatid siya nito pa uwi sa Imus. Ilang minuto na sila nito sa kotse ngunit wala pa rin silang imikan. Hanggang sa hindi na siya nakatiis. Thank you. Ani Wendy na sa labas ng bintana nakatingin. For what, sweetheart? For doing that to me. May agenda siya talaga noong balakin niyang magpunta sa The Hive. Yun ay ang makita ulit si Diego dahil namimiss na niya ito at nais niyang patunayan dito na gusto na siya nito gaya ng kanyang iniisip. Pagod na siyang nagpapakiramdaman lamang sila nito na parang ibinibitin lamang nila sa hangin ang lahat na mga nangyayari sa kanila. She was aware of the attraction between them, ngunit hindi niya akalaing may mainit na mangyayari sa kanila. Although ngayon tinuturing niyang bonus iyon. With the help of alcohol in her system, she just went with the flow, followed her guts and instincts.
at mas pinatunayan lamang nila pareho nga nilang kailangan ni Diego ang init ng isa't isa. Maxine could still feel the after effects of the pleasure he had given her. She never thought it would be wonderful, and to think he only made her come with his hands. Paano nga lang yung aktwal na pagtatalik? Ang manami rin niyang katawan nito, ang maibalik din niyang ligayang pinararamdam nito sa kanya. It was my pleasure, Wendy. You could have taken me right then and there and I wouldn't have had any problem with it. May panghihinayang at hinanakit na sabi niya. Sweetheart, I want you so much, it hurts. But taking you like that will only complicate things. Ipinaling niyang mukha rito. Paano makukomplikado? Diego, kung inaakala mong mawawala lamang ako sa sarili o nagpapadala lamang ako sa tabag ng laman, nagkakamali ka. I am completely aware of what I'm doing at nakanda ako sa anumang kalalabasan nun. Umiling ito, hindi man lamang sumulyap sa kanya, para may gustong itagong emosyon mula sa mukha nito. At saka, hindi ba karaniwang ginagawa mo naman yun sa mga babaeng nakakadate? Hindi ko gustong maging kaswal ang lahat sa atin, Wendy. Nabuhayan siya ng sangkatutak na pag-asa. Who said I wanted it to be just casual? Muli itong tumahimik. Hinintay niya itong magsalita ulit. Alam mo ba kung bakit naghiwalay yung parents ko? Tanong ni Diego kapag kuwan. They were young and reckless. Nagpakasalagad sila na mabuntis ang mommy ko. Then they eventually discovered that married life was really not for them. Marami silang bagay na hindi na pagkakasunduan. Gayon man, sinika pa rin nilang isalba ang pagkasama nila. Then they had another baby. My sister, Darlene. Ngunit saksi ako kung paano nag-struggle ang marriage ng mga magulang ko hanggang sa maghiwalay rin sila. Diego, ang layo na agad ng iniisip mo. Nangingiting sabi niya. Nagkamot ito ng ilong. Yeah, I just talk about marriage, didn't I? Napabuga ito ng hangin. Ang punto ko lang naman, huwag tayong padalos-dalos, Wendy. Let's take things slowly and surely. I get your point at hindi ako nagpapadalos-dalos. I just know what I really want. Humawak siya sa balikat nito. And Diego, your parents took a chance and held on to their marriage as long as they could. Look, dahil na nandito kayo ni Darlene sa mundo. Hindi ito umimik, tila malalim man nag-iisip. Nagpatuloy si Wendy. At kung hindi nag-take ng chance ang nanay ko sa tatay ko, sa tingin mo ba na ipanganak ako? Ibinigay ng mama kong sarili niya sa lalaking mahal niya, kahit walang kasiguruhan kung mamahalin din siya nito. My father did not offer her marriage when they had me, at tinanggap yun ang maluwag ng nanay ko. In life, you have to take chances if you want to truly live. Ang layo rin ng isip mo, Diego. Nakangiting sabi nito. Pag-ibig na kaagad? Bakit ba? Imposible ba yun? Tumingin ito sa kanya, saka hinawakan ang isang kamay niya. Hawak nito yon hanggang sa makarating sila sa kanyang bahay. Anong oras ka magigising? Tanong sa kanya ni Diego nang ihetad siya nito hanggang sa veranda. Mga 7 siguro. Bakit? Susunduin kita rito. Let's have breakfast together. Ang aga naman ng date natin. Biro niya. Tadalhin kita sa bahay para makilala mo naman ang dad ko at ang kapatid ko. So, hindi yun date? Nagsuot ang ilong niya sa sabi niya. Ininipat ito ang sarili sa kanya. Then we should go somewhere afterwards. How about that? Nakangiting sabi nito. You mean, go out on a date? Talagang patay na patay ka sa akin, oh. Sinimangutan niya ito. Iniyakap nito ang isang kamay sa bewang niya. Patay na patay rin ako sa iyo, Wendy. Sabi nito, saka siya hinagkan sa mga labi bago nagpaalam. Kinaamagaan si Rindo ni Diego si Wendy. Nagulat pa siya na makitang may daladala itong mga bulaklak, mga rosas, gumamela at Doña Aurora, at tila binunghusan ng pulot ang ngiti nito sa sobrang tamis. Wala pang bukas sa flower shop kaya pagtsagaan mo na lang muna itong galing sa garden namin. Medyo nahihiya pang sabi ng binata nang iabot ito sa kanya mga bulaklak. Thank you, aniya, at masayang inamoy ang mga iyon. Napakasaya niya sa pagkasilay kay Diego ng umagang yon. He was like a breath of fresh air, a warm sunshine. Bigla nag-wishful thinking na siya na sana lahat ng darating na umaga sa buhay niya, masisilayan niya ito, kasama niya ito. Oh God, she was already in love with him. Not that she was surprised about it. Alam niyang doon ang patutunguhan ng lahat na nararamdaman niya kay Diego mula na makilala niya ito. Sa inihandang masaganang almusal ng mga pamintuan, nakilala niya si Darin at si Miss Lambert pamintuan. Magkakasama mag-ama sa pagmamanage sa malaking hardware store ng pamilya at natuwa siya na mapagkamalan ng girlfriend ni Diego ang mag-ama. Ano mo siya, kuya? Pangulit ni Darin kay Diego, saka tumingin sa kanya. She must have seen everyone special to you since hindi ka pa naman nagdadala ng babae rito sa bahay. Tensyonado naghintay siya sa sasabihin ni Diego. Saka malagkit din ang mga tingin ninyong dalawa. Nakangiting pang-intriga pa ni Darin. Are you dating her son?
sa bandang ama nito. Tumingin si Diego sa kanya sa kanakangiting sumagot, "Yes, Dad." Palabas na sila mula sa bahay ng mga pintuan na sikuhin niya si Diego. "Uy, ano yung sinabi mo sa pagkainan ha? Seryoso ka ba o napilitan lang para tumigil na sa kakakulit sa'yo?" Hindi niya na ituloy ang pagtatanong dahil sinalihan ni Diego na hagkan ang kanyang mga labi. "Is that proof enough for you?" Nakangising tanong nito sa kanya nang ihiwarin ito ang mga labi sa mga labi niya. "You're really gonna date me?" Napapalunok na tanong niya. "Gusto mo lang yata ulit hagkan kita. Pili yung balat nito." "Naniniguro lang ako." Nakakuha naman siya ng konkretong sagot. "Oo, Wendy. Gusto ko mag-date tayo. Kaya tumahimik ka na dyan bago magbago isip ko." "Parang napasubulong yata ako," wika ni Wendy. Kay Diego na tahimik na kumakain kasama niya sa isang restaurant sa loob ng mall. "Pardon?" Wika nito na mag-angat ito ng ulo at tumingin sa kanya. "Ang sabi ko parang napipilitan ang napasubo ko lang yata sa pakikipag-date sa akin." "Bakit mo naman nasabi yan?" "Hindi ako nagbibito ng salitang hindi ko kayang panindigan, Wendy. And we've been going out for a week now." Nagkibit balikat siya. "Kanina ka pa kasi tahimik." Hindi na niya naiwasan sa bimangon. "I'm sorry. Hindi lang mabaglit sa isip ko yung tungkol sa..." Pinuto niya na malakas sa buntong hininga ang sasabihin nito. "She knew it. You mean, si Annalyn?" Kaninang gumagala sila sa mall, nakasalubong nilang pinsan ni Annalyn na si Rex. May ibinalita ito sa kanila. Nagkagulo raw ang pamilya ni Annalyn dahil sa nangyari sa restaurant. Kung noon hindi pinapaniwala ng parents ni Annalyn ang mga pang-aabuso rito ni Luther, ngayon nakumbinsa namang ito dahil sa pagsasumbong ng mga pinsan ni Annalyn na nakasaksi sa kaguluhang idinulot ni Luther. Dahil pag-alis pala nila ni Diego ng restaurant, pinagbalingan ni Luther ang nobya. Pilit na pinaaamin ito si Annalyn tungkol sa tunay na kasarian ni Diego. Saka nito sinampal si Annalyn sa harap mismo ng mga pinsan ng huli. Muntik na rin tong patulan ni Rex kung hindi ito inawat iba pang mga tao roon. Hindi na nagulat si Wendy na hindi pa rin makumbinsa si Annalyn na wag nang magpakasal kay Luther. Ngunit ayon kay Rex, sa garitaw ng daddy ni Annalyn, iniurong nitong malaking perang iniambag nito para sa kasal. "I don't know what to do with her anymore," ani Diego. Ilang beses na natin siyang kinausap at pinagtanggol mula sa jablong yon. To the point na nagkasakitan at nagkagulo-gulo na. Ano ba ang pwede natin gawin, Diego? Hindi na natin kasalanan kung sisige pa rin siya sa kanyang desisyon. Sabi nga nila, some people are more comfortable in hell. Silent pasukis na siguro ang babaeng yun at ine-enjoy ang masaktan sa kamay ng lalaking mahal niya. I just can't bear to think that she's gonna suffer for the rest of her life. Pero Diego, look, maybe you just don't understand, Wendy. Matagal ko ng kaibigan si Annalyn. Malalim ang pagkakakilala ko sa kanya. Mahigpit ang bond namin sa isa't isa kahit nagkahiwalay kami at madalang na lamang magkita. Oh, and I am just her friend na nakabond lang niya dahil business partners kami. Sarcastic na komento niya. How dare I na hindi magkaroon ng simpatya para sa kanya? Sweetheart, sorry kung parang pagkakaintindi mo, ini-imply ko na hindi parehong level of sympathy natin kay Annalyn. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ngunit ayaw na niya itong kausapin. Ni hindi na nga siya nagparamdaman lang. For all I know, baka tinanggal na mga pangalan natin sa listahan ng entourage niya. Hindi ubimik si Diego. Tumahimik na rin siya bagaman may naman siyang pagingit-ngit sa kalooban. She was not being insensitive and selfish about the whole issue regarding Annalyn. Pero utang na loob. Napapaaway na sa lahat na si Diego ayaw pa rin magpaawat si Annalyn sa maling desisyon nito. Saka nakialam na nga rin ng pamilya nito, hindi ba? Kaya ano pa ba ang dapat niyang gawin? Hanggang sa pakikipag-date ba niya, sisingit nitong isyong yon? Nang magaya si Diego na manood sila ng sine, umayaw siya. Nagpahatid na siya pa uwi dito. I'm sorry. Paghingi nito ng apology nung nasa kotse na dito sila. Hindi agad ito in-start iyon. Nasira ko yata ang date natin. No big deal. Sabi niyang hindi tumitingin dito. Date lang naman to, hindi ba? Marami ka ng babae na i-date, Diego. Wala akong pinagkaiba sa kanila. Maghihiwalay rin tayo one of these days. Iniisip pa lamang niya mangyayaring iyon. Gusto na yata niyang umuwa. Ngunit nandito na yon. Pumayag siya makipag-date kay Diego at yun talagang gusto niya mangyari. She would just relish the moments while she was still with him. Isa pa, pinapahalaga niyang effort para sa kanya. Nagmamaneho ulit mula sa Makati na makita lamang siya araw-araw. As a steady date, wala siya reklamo rito. He was caring and affectionate and he adored her a lot. You are not like them, Wendy. Napag-usapan na natin to, hindi ba? We're not just casually dating and please, huwag ka muna magsalita tungkol sa hiwalayan. I don't want us to go there. And what made you say that, Diego? May paghahamong tanong niya. Banay na pinaling nito ang mukha niya paharap dito.
Because whatever you feel for me, masuyong umiti ito. Baby, I think I kind of feel the same way. I don't think so. Ayaw niyang umasa. Ang alam niyang aakalain ni Diego nararamdaman niya para dito, pagkagusto, pagnanasa, at pagkahumaling. Definitely not love. Kung tutuusin, kaya magdeklara ni Wendy ng pag-ibig dito, ngunit pinipigil lamang niyang sarili. She was afraid she was going to shock him big time. Baka lumayo ito sa kanya. Hindi yata niya makakaya mangyari yon. So, she wasn't brave after all, ha? Huh? Pumikit siya, tiniyaan na lamang niyang sariling matangay sa kung saan ang dinulot itong hagan sa kanya. Hindi na nagulat si Wendy nang tumawag sa kanya si Annalyn isang gabi. Gusto na nitong kunin ang perang in-invest ito sa clips at sa lalong madaling panahon daw. Just like that, may hinanakit na sambit niya. I'm sorry, Wendy. Sabi ko naman kasi sa inyo noon na huwag na kayo makikialam sa amin ni Luther. Sabi ni Annalyn. Kaibigan kita, Annalyn. Natural lang naman siguro ipagtanggol kita. We are just business partners, nothing more. Wendy jeered at her. At sino nagtanim yun sa kokote mo? Si Luther ba? Siya rin ba nagsabing kunin mo ang pera mo sa clips dahil hindi nagagastos ang daddy mo sa inyong kasal? Goodbye, Wendy. Paalam ni Annalyn sa pumiyok na boses. Para napipigil na yata yung umiyak ito. Pupuntahan kita sa clips this Friday afternoon. I want my money ready when I arrived. Naiinis na binalik niyang volume ng TV na kanina'y nakamute. Ngunit wala siyang ganang ituloy ang panonood. Nakanda na siyang matulog nang tumawag naman sa Diego. Nasa Imus pa raw ito at ayaw bumalik sa Maynila. Nang mapunan itong matamlay ang boses ay nag-ungkat ito tungkol doon at nilapitan siyang napilitang ikwento ang phone call sa pagitan nila ni Annalyn kanina. Nakakainis lang kasi. Sinabi ba namang business partners lang kami? Ang syung ako talaga minsan. Pag mabait kasi sa akin isang tao, feeling close na agad ako. Paglalabas na ng sama ng loob. Masama lang loob noon kaya niya nasabi yun. But I'm sure she considers you as a real friend. Whatever. Kakausapin ko siya, okay? Pangaalo ni Diego. Hindi damang idamay niya pati ang negosyo madalang sa baliw na nobyo niya. Isa pa ako naman ang bumugbog kay Luther. Diego, you don't have to do that. Saka huwag ka na mag-alala. May pera ako nakanda para kay Annalyn. I have a lot of money saved in the bank. Pinapadala na ako ni Mama Bonbon ng pera mula sa Australia at ikaw yung ginagalaw. Sweetie, can I come over? Tanong nito. I wanna see you. Ayoko matulog kang malungkot. Napangiti si Wendy sa pag-aalala nito. Bahala ka. Nakapantulog na ako. Tamad na ako magbihis para sa'yo. What are you wearing then? He jokingly asked in her a low, raspy and flirty voice. Tumawa siya kahit atinablan siya sa malanding boses ng loko. Pantulog nga. Ngunit pilya siyang napangisi ng pasadahan niyang kasuotan. She wore a white tank top and a very short gym shorts. She wasn't wearing any underwear. Ayos lang sa akin. Hindi ka naman siguro naka-see-through nighty, hindi ba? Biro pa nito. Baka makalimot ako bigla niyan. Eh, pupunta ka nga rito? Okay, mabibihis lang ako. Wag na. Okay lang pumunta ka dito nakapantulog. Hindi pwede. Bakit? Nahihiya ka makita kitang nakapajamas? Natatawang tanong niya. Hindi pajamas ang pantulog ko. Then what? Nothing. Wala akong suot. Muntik na niyang mabitawan ng cellphone. Sa kabilang banda, hindi nga nakaligtas mula sa panin ni Diego ang provocative na suot ni Wendy nang pagbuksan niya ito ng pinto. Lihim na napangiti si Wendy nang mahuli niyang panakaw na sinulyapan ito ang dibdib niyang nakadastos sa kanyang pang-itaas na kasuotan. Nakasuot naman talupating t-shirt at khaki cargo pants. He looked nice. Lalo pa siguro kung walang support ito kagaya na sinabi nito kanina sa telepono. She must admit, she was turned on by that thought him sleeping na walang saplot. Oh goodness gracious. Yumakap siya rito at humagka naman ito sa kanyang sentido na magkadaon ng pangpapalad sila. He held her for a while, rubbing her back and caressing her hair. Napakapayapa pala ng kalooban na mayroong gumagawa niyon sa kanya. Nawala na ang ngit-ngit niya kanina para kay Annalyn. Tumingala siya kay Diego. Thank you for coming. Hindi nito binitawan ang bewang niya. Basta ikaw. Nakangiting sabi nito. You want some coffee? Alok niya pagkarating niya sa gitna ng sala. Actually, I'm kinda craving something else. Makahulugang sabi nito. His eyes were already hazy when she looked at his face, feasting on the lovely sight that she displayed before him. Hindi siya pumalag nang hilahin siya nito, palapit dito at hagkan siya sa mga labi. Iced tea? Nakangiting alok niya dito nang tumigil sila sa ginagawa. Umiling si Diego. Naglakad siya patungo sa kusina. Bumuntot naman ito. Ramdam niya ang mainit na tingin nito sa kanyang likod. Orange juice? Tanong niya.
No, sagot nito. Nag-about face siya rito. What do you want then? Inawakan ito magkabilang panig ng lalamunan niya. You, Wendy, let out a little smile. Ang bilis mo namang makalimot. Kasalanan mo, anas nito sa kasiya muling hinagkan. They wanted each other tonight. Hindi na siya nagulat. There had been a strong tension between them for some time now, and they were both aware of that. At ngayong gabi nang pupunan ng init na pangangailangan na nadarama nila sa isa't isa. Ngayon na, hindi bukas o sumakalawa. Ilang saglit pa'y nakalapat na sa dinding ang kanyang likod. Nakalilis na patas ang suot niyang tank top at awala na si Diego sa kanyang katawan. Pinaghiwalay ni Diego mga hita niya upang bigyan ng daan ang katawan nitong gustong pumunta sa kanya. Ginaya niya ang mga galaw nito. Nakipagsabayan siya ng ikot ng balakang. Para na siyang lalagnatin sa matinding init na nakalukob sa kanya. Diego, iniangat nito ang mukha mula sa kanyang dibdib. Wendy, I really want you right now. It's crazy, but I do. I don't... No, but I want you to, Diego. Sabi niya, I want you. So bad. God, honey, it's just that... Nakitaan niya ng pag-alinlangan ng mukha nito bukod sa matinding pagnanasang mababakas doon. I don't know what to do with you. You're just so small. I'm afraid I'm going to hurt you. Humawak siya sa dibdib ng suot nitong t-shirt. It will hurt, I know, but I can take it. Buong tapang nasabi ni Wendy bago tinanggal ang t-shirt nito. Inaasahan niyang magandang katawan ni Diego dahil alaga nito iyon sa pagjo-jogging bawat umaga. Ngunit mas nakakaakit pala kung wala ng damit na tumatabing dito. Umupo siya sa sahig at inumpisang kalasin ang suot nitong sinturon. Nanginginig at nagiinit siya sa matinding antisipasyon. Easy, gorgeous? He told her with a soft laugh na magmadali siyang buksan ang pantalon nito. Napakisot siya at napanganga nang tumambad sa kanyang kahandaan nito. Lumakas ang tawa nito sa kanyang pagkagulat at tinila na siya patayo. Still wanna do it? Nakangiting tanong ni Diego sa kanya. Tila lalo pa yata ito nabighani sa kanya sa nandalaki niya mga mata na nakatingin pa rin sa kaibigan nito. Nandito na yon. Darang na siya. Ayaw na niyang umurong pat baka hindi na yun mangyari sa kanya. Ilang beses siyang kumarap bago sumagot sa tanong ni Diego. Yes, let's do it, right now. Hanggang sinimula na Diego magmamahal na ginagawa kay Wendy. Walang sinayang na oras si Diego para maipadama kay Wendy ang matagal na niyang gustong gawin dito. Diego, please, huwag kang tumigil. Nakuha niyang sabihin dito at pilit na tinulak ang sarili niya upang hindi mapatid ang pag-uugnay ng kanilang mga katawan. Ngunit talong sumidhi ang kirot na nadaraman niya. Halo-halo ang pakiramdam niya sa mga sandaling iyon. Sumalib ang sakit sa lumalagong pakiramdam ng kasiyahan at kaligayahan. He broke the kiss and looked at her face. Sweetheart, are you okay? Worried at cautious na tanong nito. Tumango si Wendy ng dalawang beses, saka pumikit. Humigpit ang pagkakayakap ni Wendy kay Diego na magsimula itong kumilos. Mabagal at mahabang tulak ang ginawa niya habang naghahabol siya ng hangin. Hanggang dumating siya sa puntong iyon, yung pakiramdam na malapit na siyang marating ang luwalhati. Diego, banggit niya sa pangalan ng binata. Hanggang maya-maya sabay nilang abot ang rurok ng kaligayahan. Dahil sa pagod, hindi na namalayan ni Wendy na nakatulog siya. At habang natutulog si Wendy, mariing tinitigan siya ni Diego. Nakatingin siya sa magandang babaeng natutulog at hindi siya magsasawang pagmastan ang mukha ng dalaga. I love you, Wendy. Sa kabilang banda, sinamahan si Wendy ni Diego ng araw na iyon na mag-withdraw sa bangko. Kahapon pa siya nakatawag sa bank manager upang paalam dito na nag-withdraw siya ng malaking halaga kaya hindi na sila nagtagal sa bangko. Tama ang sabi nila. Dalawang bagay lang daw nakakasira sa pagkakaibigan ng dalawang babae. Pera o lalaki. In my case with Annalyn, it was both. Malungkot na sabi ni Wendy nang kumakain sila sa restaurant ni Diego. Pero wala kang kasalanan sa nangyari, Wendy. Bakit nga pala nandito ka pa? Pagbabago agad niya ng paksa ng usapan. Narinig din na talaga siyang sumisingit na lamang palagi ang Annalyn Luther issue sa mga moment nila ni Diego. The irony. Nang dahil sa isyong iyon kaya sila nagkakilala at nagkalapit ni Diego. Si Duncan na munang bahala sa The Hive. Dito muna ako sa Imus. Ayoko malayo sa'yo. Pabirong tinaasan niya ito ng isang kilay. At bakit? Gumiti lang ito sa kanya ng ubod ng tamis. Bahagyang inilapit niya mukha rito at kinanaan ang boses niya. Oy Diego, kung ay nakakala mong mauulit pa nangyari sa atin noong isang gabi, nagkakamali ka. Tama,
dahil sa susunod na magniniig sila, siya ay sisiguruhin na niyang sa honeymoon niya mangyayari yun. Kung maaari lang sana na si Diego din ang lalaking iyon, but she was afraid to ask for too much. Oo nga, tagtatake siya ng chance ngayon dito, ngunit practical at nakatotohanan pa rin siyang mag-isip. Not every chance taken would end up in a positive result, lalo pa ngayon may nangyari na sa kanila ni Diego. Hindi na siya magtataka kung isang araw, titigil na ito sa pakipag-date sa kanya. Oh well, nakanda naman siya kung sakaling mangyari yon. Oh, handa nga ba talaga siya? Bahala ng buong Avengers sa kanya. Sa kanyang pagmamarakulyo, hindi tuloy niya napansin ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Diego. Parang dumilim iyon. Pagpunta nila sa clips, nara na si Annalyn. Lihim na nagpapasalamat si Wendy na hindi ito kasama si Luther. Ha? Natakot sigurong Diablo niya na makipagharap sa kanya sa mismong salon. Balwarte yun ng mga bating. Baka makalbo pa iyon sa lahat ng parte ng katawan nito kapag nagkataon. Walang imek na tinanggap ni Annalyn ang pera na nakasalit sa sobre. Pagtalikod sa kanya nito ay hinabol ito ni Diego sa may pintuan. I don't think this is fair at all, Annalyn, sabi ni Diego dito. Hinarap ito ni Annalyn. What is unfair about it? Kinukuha ko lang ang pera ko. You cannot just expect to get your money back right away. You invested it. Ano bang problema, Diego? May pera namang naibigay sa akin si Wendy. Napahalukip-lip na lamang si Wendy habang pinapanood ang pagtatanan ng dalawa. She was already sick and tired of all of this. Mas mabuti na nga siguro maghiwalay sila ng landas ni Annalyn. Gusto niya ng tahimik na buhay na walang jablong umaalikid tulad ni Luther Capistrano. Tahasang ipinagtatanggol siya ng kinakampihan ni Diego sa pagtatalo ng mga ito at tila hindi na mapaniwalaan ni Annalyn. Nagpalipat-lipat ulang tingin sa nilang dalawa ni Diego, saka ito tumango-tango. Nagsalita na siya. Yes, Annalyn, nag-join force talaga kami ni Diego against your Luther. Sarkasikong sabi niya na sinundan pa niya ng pag-ikot ng mga mata. At alam mo na rin bang hindi ba ding si Diego? Like, duh! Eksaheradong bulalas niya. Pinaningkitan siya nito ng mga mata. At kinailangan ko lang naman magpaliwanag ng katakot-takot kay Luther. Damn! Mura ni Diego. Ang lahat ng kaguluhang to'y dahil lamang kay Luther. That man who treats you like nothing. How dare you say that? Galit ding sabi ni Annalyn dito. Unlike you, that man is a faithful and a loyal lover. Pakakasalan niya ako, Diego. Hindi siya gaya mong takot sa commitment, malikot sa mga babae at papalit-palit ang date. Nakakalokong tumawa si Diego. As far as I know, wala pa akong sinaktang babae. And please, Luther only remained faithful to you dahil ikaw lang ang nahanap yung babaeng pumapayag na masaktan at... Napaigtad si Wendy nang sampalin ni Annalyn si Diego. Nilapitan niya ang binata at tinawakan to sa braso. Diego, that's enough. Mahinahong saway niya rito. What is the matter with you, Diego? Naiiyak sa galit na wika ni Annalyn. Can't stand seeing me with another man? Can't bear the reality that I'm going married now. Hanggang ngayon pa ba may nararamdaman ka pa rin sa akin? Are you still in love with me? Si Wendy ang nagulat sa pangangastigo ni Annalyn kay Diego. Gusto niyang bitawan ang braso ni Diego, ngunit parang kusang pamagkito ng kamay niya at hinila pa ito. This has nothing to do with me at all, Annalyn. Matigas sa sabi ni Diego. Marahas na nagpahid ng mga mata si Annalyn, saka padarag na lumabas ng clips. Bumitaw na siya muna sa braso ni Diego at tagtungo sa office room. Sumunod ito roon. Wala kang nasasabi sa aking may nakaraan kayo ni Annalyn. Hindi niya maiwasang himutok pagkaupo niya sa kanyang swivel chair. Walang namagitang anumang klase ng pagsasama sa amin. Depensa ni Diego na nanatiling nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Napahawak si Wendy sa noo niya. Ngayon naalala na niyang kwento ni Annalyn na in love gari ito si Diego. Itinatwa lamang ni Annalyn sa kanya na magsinungan ito sa kanya at sabihin ba ding sa Diego, but were you in love with her? Honey, why does it matter now? He asked her back in an impatient yet calm voice. Well, it matters to me, asik niya. Yes, I was in love with her. Pag-amin na nito. Nagdapat ako ng pag-ibig sa kanya noon at hindi nga ako seryoso. At mahal mo pa rin siya hanggang ngayon, hindi ba? Hindi ko na siya mahal, Wendy. Umiling siya. Sigurado ka? Yun ang dahilan kaya ako pumayag na magpanggap na bading upang protektan siya mula kay Luther. Yun rin din ang dahilan kaya hindi ka makalet ko sa katotohanang kakasal na siya. I don't love her anymore. Giit ni Diego. Why is it so hard for you to accept it? Wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. But you didn't tell me about your feelings for her. What for, honey? I've already realized that my feelings for her belongs in the past. They are totally gone. Kaibigan na lang tunin ko sa kanya, Wendy. That's why I still care about her. Oh, really?
Lumapit to sa kinaupuan niya. Bakit ka ba nagkakaganyan, Wendy? Wala na mangyari sa atin, parang nag-iba ng trato mo sa akin. Of course, nag-iba ng trato ko sa'yo. I just lost my praise to you. Damn! At gusto mo nang pagsisihan yon? Yun ba ang dahilan kaya ayaw mo nang maulit pang mangyari yun sa atin? Whatever happened to your whole speech about taking chances, Wendy? Bakit dinadaga na yata ang dibdib mo ngayon? I already took my chances with you, Diego. Did you just talk in the past tense, baby? Well, I won't accept it. Ayokong dito na lang matapos ang lahat. Hindi ako papayag. I already told you. Pareho tayo na nararamdaman sa isa't isa at patuloy kong panghahawakan yun. Nang tangkay nitong hawakan ng pisngi ni Wendy, mabilis na tinapik niya palayong kamay nito. No, we don't feel the same way, Diego. Maraing sabi niya. Pinigil ang napipintong pagkabasag ng boses. Binuksan niya ang laptop sa ibabaw ng mesa. If you don't mind, gusto ka na muna mapag-isa. May gagawin pa ako. Pagtataboy niya sa binata. Sa kabilang banda, malungkot na nagkulong si Diego sa kanyang kwarto sa kanilang bahay sa Imus buong maghapon. Tatlong araw na siyang kinakausap ni Wendy kahit sa telepono man lamang. Mahigpit din ang bilin nito sa kanya na huwag itong puntahan sa bahay nito o sa clips. Ngunit hindi naman ito tahasa nakikipaghiwalay sa kanya na huwag itong puntahan sa bahay nito. Maybe she needed some space. Nandahil sa pakikialam niya sa issue ni Annalyn at Luther, masisira pa yata ang love life niya na unang beses siya nagkaroon. He thought he already had her. Pero nasaktan siya ng parang pagsisihan ni Wendy ang nangyari sa kanila. That sweet, euphoric moment that he considered the most beautiful and magical thing that ever happened to him. At basta saktan siya ng amin nito sa kanya na hindi sa palayan nararamdaman para sa isa't isa. Kung kailan naman na niya ang sarili niyang higpit, higit pa sa atraksyon at pagnanasa ang nararamdaman niya para dito. Kinabukasan bumiyahe siya pabalik sa Maynila dahil pag-uusapan nilang may-ari na ang The Hive ang gagawing opening ng kanilang branch sa Marikina. Katatapos naman ang meeting na may tumawag sa kanya, it was Annalyn. Malamig siyang nag-hello rito. I am so sorry, Diego. Bungad agad dito sa kanya. I don't want to push you or my family away, but... Napahikbi ito. Gusto ko lang naman maging masaya. Annalyn, sa palagi mo ba, ayaw ka namin maging masaya? Kaya lahat kami tumututol kay Luther? We just don't want you to get hurt. I know. It's just that mahal na mahal ko si Luther at gusto kong patuloy na sumugal para sa kanya. Umaasa akong magbabago rin siya isang araw. I just don't want to let go. Nasabi ko na sa iyong lahat ng pwede kong sabihin, Annalyn. Sa huli, ikaw pa rin ang masusunod. Sana lang dumating ang araw na sasabihin mo sa akin tama ang iyong desisyon. That it was all worth it. I just want to see you happy. Thank you, Diego. Just always be there for me, please. Itinakwil na ako ng parents ko dahil sa Luther ang pinili ko. Naiiyak nang sabi nito. I will. Nakatiimbag ang nasabi niya. Siya nga pala. May rehearsal tayo this coming Wednesday sa church. Medyo na paaga na ang schedule kasi maraming gagamit sa simbahang iyon this coming days. Okay, what time? After lunch. Pakisabi rin lang kay Wendy, please. I want both of you to be here. Nang magpaalam sila ay si Wendy ang sunod na tinawagan niya. Nasa labas na siya noon ng The Hive at napapangiti pa siya na mapansing nasa ilalim siya ng lamppost. The same spot where he and Wendy almost kissed for the very first time. Hindi ako pupunta. Maghanap na lang kamo siya ng kapalit ko sa pesto. Matalang na sabi ni Wendy na ibalita niya rito ang bili ni Annalyn. Wendy, kailangan tayo ni Annalyn ngayon, okay? Itinakwil na siya't lahat-lahat ng mga magulang niya. The last thing she needs right now are angry friends. Bakit? Hindi ba siya galit sa akin? Hindi. Alam mo naman ang dahilan ng lahat ng to. Luther is controlling her. That man! Lalong hindi ko na maatim na maglakad sa simbahan na nasa harap ng altar ang Luther na yon. Baka hindi ako makapagpigil sa galit at babato ko siya nang di takong ko sapatos. Tumawa si Diego. He had always loved her feistiness. His sweet little fighter. You will be walking with me, baby. Pipigil lang kita sa paghuhurumentado mo. Pabirong sabi niya. Please say yes kung ayaw mong gawin para kay Annalyn. You can at least do it for me. Pangumbinsin niya rito. Fine, yes, I'll do it for you. Wendy, are we okay now? Umaasa mang boses na tanong niya rito. I want to see you real bad. I've missed you. Magkita na lamang tayo sa rehearsal, Diego. Napabuntong hininga na lamang siya nang mawala ito sa kabilang linya. Wendy's POV. Hindi nagbibiro si Diego sa sinabi nito kay Wendy na itinakwil na si Annalyn ng mga magulang nito. Wala ang mga ito sa wedding rehearsal. Masisisi ba niya mga yun?
Nag-iisang anak si Annalyn at kayo'y pakakasal ito sa isang jablo na may ideya yatang package deal sa isang relasyon ng karahasan. Ipinarada niyang sasakyan sa gilid ng simbahan, katabi ng Ford Territory ni Diego. Matigas siyang tumanggi dito kanina nang sabihin tong susundin siya sa pagpunta sa simbahan. Nakapila na sa harap ng malaking simbahan ng mga magmamarcha sa entourage. Inaayos sa mga yun ang dalawang tauhan ng wedding organizer na binayaran ni Annalyn upang mag-assist sa okasyon. Nang papalapit siya sa mga ito, nakita niya si Annalyn na malungkot na nasa hulihan ng pila. Mugto ang mga mata nito. Kung hindi siya nagkakamali, may pasa ito sa pisngi na hindi kinaya itago ng face powder na gamit ito. Malamlam na umiti ito sa kanya nang matanaw siya. Wendy's heart instantly melted. Hindi pala niya kayang nakikitang nasa miserableng kalagayan ang kaibigan niya. Oo, kaibigan pa rin ang turing niya kay Annalyn. Hindi na yata magbabago yon. At jablo pa rin ang tingin niya kay Luther kahit na nasa loob na ito ng simbahan. Yon ang hindi talaga magbabago. Itataga niya yon sa lahat ng mga bato. Nakangiting inilahad ni Diego ang kanyang kamay sa kanya na makita siyang papalapit. He was smiling at her so tenderly and it was evident in his eyes that he really missed her a lot. Kusang umiti ang kanyang mga labi na puno ng kagalakan ng kanyang dibdib. Here is the man that I'm so in love with. Bahala na talaga. May takot at mga mamansya na darama, patuloy pa rin siyang susugal. Ang alam niya, masaya siyang kapiling si Diego kahit walang kasiguruhan ang patutunguhan ng kanilang relasyon. O kung relasyon nga bang matatawag yon. He was worth it all. Good luck na lang sa puso niya. Wala pa naman siyang nabalita ang namatay sa heartache. Isang di pa pa lamang ang layo niya mula kay Diego at akmang aabuti niya ang kamay nito na may isang kamay na mabilis na humawak doon. Take me away from here, Diego. Frantic na sabi ni Annalyn, sabay hila sa kamay ni Diego. Right now, please. Napangasiya kasama pa mga tao roon sa bilis ng pangyayari. Lumingon sa kanya saglit sa Diego at muntik pa itong matapilok habang nagpapahila ito kay Annalyn. Mabilis na sumakay ang mga ito sa Ford Territory bago paabutan ni Luther. Nagmumurang naiwan sa harap ng simbahan ng groom habang mabilis na pinasibad ang groomsman ito, ang kotse, sakay ang bride. Mga walang hiya. Akala niyo makakalayo kayo sa akin? Galit na sabi ni Luther at akmang tutunguhin itong kotse nito. Pagpihit nito ng tayo, humarang siya sa daraanan nito at walang sabi-sabi tinuhol ito sa pagitan ng mga hita. Napalhod ito, umaringking sa sakit. Walang sumaklolo rito, maski ang mga kamag-anakan itong kasali sa entourage. Jablo ka! Sana hindi magpatuloy ang lahi mo sa mundo. Asik niya kay Luther. Bago na ito niliyasan. Sa kabilang banda, dalawang araw na nakakaraan, ngunit wala pa rin balita na tatanggap si Wendy mula kina Diego at Annalyn. Wala man lang tawag o text ang mga ito sa kanya, kung ano-ano patuloy ang naiisip niya. Ngunit pilit na kinalma na lamang niya ang sarili. Labas na siya roon kung anong balak niyang gawin kina Diego at Annalyn. Maybe they just took F eloped. Damn, ayaw na niyang mag-isip. Umaasa na lamang siyang turuin nang nagising si Annalyn at iwan na si Luther. Masaya na siya ngayon. Ang isiping di na masasaktan kailanman ng jablong iyon ang kaibigan niya. Kahit pamalaking parte pa rin ang pagkatao, niya ang tila nakabitin sa maraming katanungan. Isang gabi, pinapatila muna niyang malakas na ulan bago siya umuwi. Kasama niya sa clip si Sarcy na makikisakay raw sa kanya pa uwi. Nasa opisina ng mga oras na iyon at naiisip, natawagan ng kanyang ina sa Australia. As usual, kinulit na naman siya nito tukos sa pagbibenta ng salon. Ma, ilang beses na natin ito na pag-usapan, hindi ba? Alam mo, nak, nakakonsensya ako. Nung, eto't buhay donya rito at ikaw naman, nandyan pa rin na para nagtatrabaho sa Pilipinas. Napangiti si Wendy. Hindi niyo ako pinalaking tamad, remember? At saka deserve niyong buhay na tinatamasa niyo ngayon. Kulang pang kabayaran yan sa lahat ng sakripisyo niyo para sa akin. Pero kailan ka naman magbabakasyon dito, nak? Yung mahaba, ha? Pwede man namang iwanan kay Sarcy ang salon. Yun nga ang dahilan kaya ako tumawag sa inyo. Baka next month makakapunta na ako dyan. Mag-iermitanya ako na matagal sa rancho ni Uncle Barry. Uncle Barry ang tawag niya sa asawang Aussie ng kanyang ina. Masaya siya para sa kanyang mama dahil nakatagpo ito ng lalaking tunay na nagmamahal dito. Sayang lang ati na pwede magkaanak ang mga to. Gusto man naman niyang magkaroon ng kapatid na half-breed. Mama, thank you ha. Thank you saan? Sa lahat-lahat. Sa pagsilang niyo sa akin, sa pagpapalakas niyo sa akin. Namasa ang kanyang mga mata.
You are the greatest mom on earth, and I love you so much. Wendy, buntis ka ba? What? Of course not. Napahalakak tuloy siya kahit may luha sa mga mata. Manaman eh. Ayan, silinan niyo tuloy yung best dramatic actress moment ko. Kinikilabutan ako sa'yo eh. Ganyan-ganyan din ang binata ko noon sa lola mo nung pinagbubuntis kita. Sabay sila nagkatawanan. Nagpaalam na siya rito nang kumatok sa pinto ng opisina at sumilip doon si Sarcy. Saka pinasok ko na siya. Nasa sample area na siya. Pakiasikaso naman at magsisiyar lang ako sandali. Please? Tumayo na si Wendy. Oo na. Napatda si Wendy na mapagsinong nasa may shampoo area. Nakaupo na ito ron at tila hinihintay talaga siya. What are you doing here, Diego? Bulalas niyang tila na itulo sa kinatatayuan. Waiting for you to wash my hair. Nakangising sabi nito. Magpapagupit ka na naman? Ano yan? Magpapakalbo ka this time? Masaya siyang makita ulit ito. Ngunit marami pa itong dapat linawin sa kanya. Gusto ko lang paliguan ang buhok ko. I found it kinda sexy. You know, your hands massaging my scalp, your hands running through my hair. Lumapit na siya rito. Nasaan si Annalyn? How is she? Naguguluhang tanong niya. She's okay. I left her in a resort in Batangas. Papunta ng parents niya roon ngayon. Everything will be fine now. Nalatiling nakaupo ito sa reclining chair at nakakating nakatunghay sa kanya na tila ba nasisiyang nakatayo siya sa harap nito. Naghintay naman siya ng karugtong ng kwento nito. There will be no wedding anymore, Wendy. Lalayo na si Annalyn kay Luther at binantaan na rin itong magulang niya na magdedemanda kung patuloy pa rin niyang lalapitan sa Annalyn. Thank God! Tila nabunot na isang libong tinik sa dibdib na sabi niya. Akala ko! Nahiya siyang ituloy ang gustong sabihin. Akala mo nagtanan kami ni Annalyn? Tumatawang sabi ni Diego. Gumuso si Wendy. Masisisi mo ba ako? Bigla na lang kayong tumakas mula sa rehearsal tapos wala ka malang tawag sa akin. I am sorry babe. I've been meaning to call you pero mahigpit ang bilin sa akin ni Annalyn na huwag mo na ipaalam kahit kaninong kinaroroonan niya. She was so scared and confused at the time at kailangan niya ako sa tabi niya. Kaninang tanghali nga tumawag siya sa pamilya niya at nagpaliwanag. That's good to hear. Kakausapin ka raw niya kapag di ka na masyadong galit sa kanya. Sinabi mo bang di naman talaga ako galit sa kanya? Well, sumama yung loob ko pero lilipas din yun. Masaya na nga ako para sa kanya ngayon eh. Yeah, I told her that and so much more. Ngumiti ito na makahulugan. She told me that I seem to know you so well. Nahigit pa sa pagkakakilala niya sa'yo and I told her why. Napamulagat si Wendy. You told her what? Na may nangyari sa atin. Diego blurted a short low laugh. Come here, my little fiery thing. Yakag nito sa kanya at bahagyang tumayo upang hilahin siya patungo sa kanduan nito. Magpaliwanag ka ng maayos, Diego. Kaya kitang maangkin kahit sa lababo lang. Banta niya rito na makaayos sila ng upo. Tawag na lang ba ang tawag mo sa akin? Masuyong tanong nito. Hot, wild. Nakangising sabi niya. Tumawa ito ng malungtong. Hangal. Hinagka nito ang kanyang ilong. We made love, sweetheart. It was beautiful and magical and euphoric. At nasaktan ako nung sabihin mo sa akin ayaw mo nang maulit yun. Eh kasi nga, nagkamot siya ng batok. Ano ba kasi eksakto na nararamdaman mo para sa akin? Kung ano ang nararamdaman mo para sa akin? Sagot naman ito. Hinampas niya ito sa dibdib. Ang labo mo. Linawin mo kasi kung ano nararamdaman mo para sa akin na magkaintindihan at magkasundo na tayo. Ang dami mong arte. Mahal kita. Nagliwanag ang mukha nito. Yan naman pala eh. Mahal din kita. Bagaman natutuwa, kinunutan niya ito ng noo. Totoo? Kumunot din ang noo nito. Bakit? Diskumpiyado ka? Naniniguro lang naman. Well, you heard it. I love you. Only you, Wendy, and I'm so sure of it. At kung ayaw mo pa rin maniwala, patutunayan ko sa'yo yan sa kahit anong paraan. Siyempre, speechless siya sa sobrang kagalakan. Ang tindi ng pag-aasam niya noo na aabot sila sa punto yun ni Diego. And now it was happening. He was giving her his love, all hers. At tama pala ako sa akala ko nung iwan kita sa simbahan na mahal mo rin talaga ako. I saw the pain in your face as I was leaving with Annalyn. That said it all back there. Sabi pa nito. Nang hindi pa rin siya makapagsalita, kinabig siya nito at sinil ng hagkan sa kanyang mga labi. Nag-umpis na siyang maglumikot ang kamay nila sa katawan ng isa't isa na matigilan siya. Nandito si Sarcy. Umuwi na yun. Pabulong na sabi nito. At tinumpisahang alasin ang butones ng kanyang suot na blouse. Kasabot mo ba siya? Oo. Inayos itong pagkakaupo niya sa harap nito.
She was now straddling him at the heat that was emanating from him started to creep up her body. Wait! Pigil niya kay Diego nang kinakalasan nitong pangita sa suot niya. Dismayado nag-angat ito ng tingin. Bakit na naman? Ayokong gawin ulit natin to, Diego. Matigas na sabi niya. But we love each other. Umamin ka na, hindi ba? Naguguluhang tanong nito. Yun nga eh. Gusto kong pakasalan mo muna ako. I told you. Sa susunod na makipagtali kay sa honeymoon mo na. Yeah, I remember. Arte talaga. Masama yata ang loob mo, pare. Hindi naman sa ganon. I've missed you so terribly. Well, I've missed you too. Pero palinindigan ko pa rin ang desisyon ko, whether you like it or not. Kahit pa araw-araw mo nang iparada sa harap ko ang kakit-akit mong katawan. Humalakak si Diego. Okay, fine. He was grinning. Pwede ko bang hingin ang kamay mo sa mama mo kahit sa telepono lang muna? Wendy let out an excited giggle. Pwedeng-pwede. I want to marry you right away, Wendy. Hindi na ako makakapaghintay na matagal na panahon pa bago kita mangkin muli. Walang problema yun sa akin. Kahit sa civil lang muna, tapos mag-honeymoon tayo sa Australia. Sa totoo lang, hindi na rin siya makapaghintay ng matagal. She wanted to make love to him again very soon. Australia? Wow, I'd like that. Making love in the outback? Yes. Hinawakan niyang kwelo nito. Hot, wild love making. Anas niya bago siya naman ang sumiil dito ng maliit na hanggan. Hindi nagtagal nagtungo sila sa Australia ni Jeko upang doon ganapin ang kanilang kasal. Masayang mama ni Wendy dahil muli sila nagkita ni Wendy. I am so happy sa inak na nandito ka na at syempre magpapakasal ka na. Ngayon mo lang pinakilala sa akin ang mapapangasawa mo. Alam ko may mahal na mahal ka niya at di ka niya iiwan. Masaya ako para sa iyong dalawa. Sana mabigyan mo kagad ako ng apo. Handa na ako maging lola. Sabay naman nagkatawanan silang lahat na naroon. Sa kabilang banda, matapos ang kasal, isang simpleng handaan ang kanilang pinagsaluhan. Hindi naman sila naghanda ng malaki sapagkat isang civil wedding lamang ang kanilang ginawa. Saka na nila pagpaplanuhan na makasal sa toong simbahan. Sa ngayon, gusto muna nilang sulitin ni Diego at Wendy ang isa sa mga araw na hindi nila malilimutan. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Diego at Wendy. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa aking munting kwento. Patuloy niyo pa rin sana ng suportahan ang aking mga susunod na istorya. Makikilike, share and subscribe po sa aking munting channel. Maraming salamat po and keep safe everyone!